the billionaire's assistant. Bilang executive assistant at kaibigan ni Franco, importante kay Sandra na palaging siguruhing maayos ang lahat para sa mayamang amo. Kaya nang bigla na lang dumating ang ex-girlfriend nitong si Ivana, ay agad niyang tinutulan ang pagbabalikan ng dalawa. Dahil minsan nang ginulo ni Ivana ang mundo at buhay ni Franco at concerned siya na baka maulit yun. Pero walang nagawa si Sandra dahil nakipagbalikan si Franco kay Ivana. Kaya nagdamdam si Sandra at naguluhan. Bakit parang hindi lang siya basta concerned sa binata? Bakit tila nasasaktan ng puso niya? At sa nararamdamang iyon ay napagtanto ni Sandra na mahal na niya ang binatang amo. Pero hindi niya pwedeng sabihin yon dahil may girlfriend na ulit ito. Hanggang sa isang gabi ay si Franco mismo ang umamin sa kanya na mahal siya nito. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa binata o hindi dahil may kasintahan na ito. Magandang araw, Angels! Isang love story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ang ating video, paklik na din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. And without further ado, here we go! People often said that behind every man's success was a woman. If this was true, then who was that woman for Franco? Naisip ni Sandra na pwede na sigurong ipagpalagay na ang babaeng yun ay siya. Hindi sa nagpapaka-feeling siya dahil hindi naman niya iniisip na may espesyal na namamagitan sa kanila ni Franco. Pero bilang executive assistant kasi ng binata ay siya na ang nakasama nito sa lahat ng naging successful undertakings nito bilang CEO ng kumpanyang ito mismo ang nagtayo. At sa pagdaan ng panahon ay naging personal assistant na rin siya ni Franco dahil inaanalaya na rin niya ang binata maging sa personal nitong buhay. Katulad ngayon, birthday ng ama ni Franco. Kaya tinawagan siya ng binata upang ipaalala ang regalong dadaanan sa kanya. Nung hindi sinagot ng binata ang tawag niya ay nagtungo na siya sa bahay nito. Nag-doorbell siya. Pero nang walang magbukas ng pinto ay naglabas siya ng susi at ginamit iyon. Saka pinindot ang security code sa harap na console. Binuksan ni Sandra ang pinto at nagtuloy-tuloy sa silid ng kanyang boss. Sandaling pinagmasdan ni Sandra ang lalaking nahihimbing ng tulog. He was really handsome. Oozing with rugged gorgeousness. Had morena good-looking looks and a virile charm. Plus, he had that well-built body na likod pa lang ay kaakit-akit na. At nakikita niya yon dahil nakadapa ito. Walang suot na pang-itaas ang binata habang nasasaplutan ng puting pandyama ang ibabang bahagi ng katawan. Nilapitan ni Sandra si Franco at marahang niyugyog ang balikat. Franco, walang naging reaksyon ng binata. Nilakasan niya ang pagyugyog sa balikat nito. Franco, gumising ka na! Pero wala pa rin, nanatiling tulog pa din ng binata. Mukhang kailangan pa yatang itihaya ni Sandra si Franco upang tusukin sa tiyan. Sa maraming beses kasi na ginising na niya si Franco, ay nadiskubre niya na ang pagtusok sa tiyan nito ay isang epektibong paraan upang gumising ito. Wala itong kiliti sa tenga, sa liik, sa kilikili, sa tagiliran, o sa talampakan. Pero sa kung anong dahilan, ay sensitibo siya sa tiyan. Huminga siya ng malalim bago itinihaya ang binatang amo at halos manlambot siya dahil bukod sa mabigat ng binata, ang totoo ay kanina pa hindi maganda ang pakiramdam niya. Naupo siya sa gilid ng kama at marahang tinusok-tusok ang nagtitigasang muscles sa may itaas ng pusod nito. Franco! Umungol lang si Franco. Hinuli ang kamay niya bago nagmulat. Sandra! It's already 6 o'clock at may birthday dinner ka pang pupuntahan, wika ng dalaga. Right, it's Dad's birthday. Bumangon na ang binata at naupo sa gilid ng kama. Tiningnan nito ang kanyang mga kamay at tila may hinahanap. Nakuha ni Sandra kung ano ang ipanreregalo ni Franco sa ama nito at itinawag sa kanya habang nasa business trip ang binata.
Kinuha niya ang nakabalot na regalo na nasa bedside table at iniabot dito. "You are the most efficient assistant in the world, aren't you?" "Napakaswerte ko talaga sa'yo," marahang wika ni Franco. Napangiti si Sandra. "Kung ano-ano pang sinabi mo, gusto mo lang naman ng kape," napangiti rin ito. "Yes, a steaming cup of black coffee, please." Tumayo na si Sandra upang tunguhin ang kusina. Pagdating doon ay nihanda na niya ang kape. Hindi nagtagal ay dumating si Franco na nakapag-shower at nakabihis na. Nakaitim na slacks ang binata. Suot ang midnight blue polo na ang mahabang sleeves ay nakatupi hanggang siko. Nang lumapit ito sa kanya ay nalanghap niya ang pamilyar nitong pabango. Ibinigay niya rito ang kape. Pinapanood ang bawat paghigop nito dahil parang namiss niya ang binata. Kagagaling lang kasi ni Franco mula sa isang business trip sa Siquijor. Kadalasan ay kasama siya sa mga business trip ng binata. Pero hindi siya sumama sa Siquijor dahil nagkataong may business trip din ang kapatid nitong si Vincent na kasosyo rin sa negosyo. Naiwan siya sa Taguig para pansamantalang i-oversee ang kumpanya. Ganoon kung magtiwala si Franco sa kanya. "So, how was Siquijor?" tanong niya sa amo. "Ayun, hindi ako masyadong nakatulog kaya maghapon akong natulog ngayon." Dahil araw ng Linggo ay okay lang na matulog maghapon si Franco. Pero kung sakaling araw yon ng trabaho ay pwede rin itong gawin ang maghapong pagtulog. Boss ang binata. Pwedeng hindi pumasok dahil walang maninita rito. Ang siste ay malaki ang dedikasyon ni Franco sa trabaho kaya bihira itong umabsent. Tinularan yun ni Sandra kaya bihira din siyang umabsent. "Hindi ka nakatulog sa Davao?" Kunwari ay pagtataka ng dalaga. "Bakit? Huwag mong sabihin totoo yung mga aswang doon." Nagbibiro lang naman talaga siya pero tumango ang binata. "Mismo. Si Mrs. Reyes mismo ay inaswang ako." Natawa siya. "You're kidding, right?" Napangiwi si Franco at nakuha niya kung anong klaseng pang-aaswang ang dinanas nito sa Siquijor. Inakit ang binata ng byudang matrona na kliyente nito. Lalo siyang natawa. Naiiling na napangiti na lang si Franco bago kunot noong tumitig sa kanya. "Are you okay? Parang namumutla ka, Sandra." Tinantya ni Sandra ang sarili. "Medyo masama lang ang pakiramdam ko. But I already took some medication." "Nagpa-check up ka na ba?" wika ng binata. Umiling si Sandra. "Mawawala rin to. Okay lang ako, boss." Nilagok nito ang kape at dinala ang tasa sa sink. "Let's go. Idadaan na kita sa apartment mo para hindi ka na mag-drive pa uwi." Sumunod siya sa sala. Dinampot ng binata ang susi mula sa ibabaw ng bookcase na nadaanan nila. Nang makalabas ito ng pinto ay naiwan siya sa loob at natigilan habang nakahawak sa pintuan. Hinawakan siya ni Franco sa braso. "Sandra, medyo nahihilo ako. Palipasin ko lang," sabi niya at ang kaunting hilo na nararamdaman ay tumindi. Sinalo siya ni Franco at pinangko. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Sandra. Hindi na niya iyon nilabanan dahil sa nararamdamang protectiveness ng binata. Kampante siya habang nakapaloob sa mga bisig nito. Nang magkamalay si Sandra ay nasa mga bisig pa rin siya ng gwapong amo. Kumilo siya dahilan upang yumuko ito sa kanya. "Oh good, you're awake. You scared me." "Mas scary pa kaysa sa pang-aaswang na naranasan mo sa Siquijor?" Biro niya. Marahang natawa si Franco bago siya dahan-dahang inilapag sa passenger seat ng sasakyan nito. "Ano ba ang pinagagagawa mo habang nasa Siquijor ako at bigla ka nalang nagko-collapse?" "Okay na ako, boss." "Hindi okay ang mag-collapse. I'm taking you to the hospital." Seryoso na wika ni Franco. Sa hindi maikakailang pag-aalala ng binata ay naisip ni Sandra na parang gusto niya ng boyfriend na katulad ni Franco. Kung pwede nga lang na ito na mismo. Kaso hindi pwede. Dahil kung umabot si Franco sa edad na 34 nang hindi nagkaka-girlfriend maliban sa nag-iisang ex, ay ano naman ang dahilan para gawin siyang girlfriend ng binata ngayon? Wala.
dahil isa lamang siyang mahirap. Isa pa, boss niya ito. Mahalaga sa kanyang trabaho. At wala pa sa plano niya na isugal ang trabaho sa isang bagay na imposible rin naman kahit sa ang anggulo patignan. Kaya tama na siguro na may crush lang siya rito. Pero napaisip din siya na parang sa isang 29 turning 30 na katulad niya, ay normal pa ba ang nagkakakrush? Pero kung hindi niya crush si Franco, ano ang nararamdaman niya sa binata? Ipinilig ni Sandra ang kanyang ulo. Tumigil ka, Sandra. Kahit anong gawin mo, hindi mo maaalis ang katotohanan na assistant ka lang niya at boss mo siya. Wika ng bahagi ng isip niya. Dahil maganda na ang pakiramdam ni Sandra kinabukasan ay nagdesisyon siyang pumasok sa trabaho. Pero dahil naiwan kagabi sa bahay ni Franco ang sasakyan niya ay nagtaksi siya papuntang opisina. Sandali lang ang biyahe dahil pareho namang nasa Taguig ang kanyang apartment at ang pupuntahan niya. Maaga pa nang marating niya ang opisina. Katulad ng nakasanayan ay agad siyang nagsimulang gampanan ang trabaho. Sa paglipas ng mga oras ay nabuos ang kanyang konsentrasyon sa pagtitipas sa laptop nang mapalinga sa bumukas na pinto. Iniluwa niyon ang gwapong boss niya. Otomatiko nitong ipininid ang pinto. Ilang beses na niyang napapanood ang ganoong tagpo. But as always, she welcomed the pleasing sight with a smile. Natigilan ang binata nang makita siya. Kumunot ang noo. What are you doing here? Working. What else? Sagot naman ni Sandra. I thought you were still in your room sleeping soundly. Kung alam ko lang na magpupumilit kang pumasok, sana pala iinagahan ko ng punta sa apartment mo at binantayan ka ron. Franco, hindi ako nagpumilit pumasok. I'm okay now. Sandali. Galing ka sa apartment ko? Aha, dinala ko rin yung sasakyan mo. Dinalan din kita ng breakfast. Pero dahil ayaw kong gisingin ka ng maaga, hindi ako kumatok. I used the spare key you gave me. I went inside. I left your breakfast on the kitchen table, expecting you to see it when you woke up. Pero yun pala, gising ka na at wala ka na ron dahil ang aga mong nagpunta dito. Natulog ka ba? Siyempre naman! Maagap naman natugon ni Sandra. Tinungo ni Franco ang desk nito at sandaling inilapag ang mga dalang gamit bago siya nilapitan. You're not working today, Sandra. Uuwi ka para magpahinga. Yes, maybe you feel okay now, pero uuwi ka pa rin. Kung tama nga ang pagkakatanda ko, ay malinaw kong sinabi sa'yo kagabi na huwag ka nang pumasok ngayon. Narinig mo naman yung diagnosis sa'yo ng doktor, diba? Pagod at puyat ang dahilan ng pagkukulaps mo. Wika pa ni Franco. Alam ni Franco ang naging diagnosis ng doktor kay Sandra dahil sinamahan siya nito kagabi hanggang sa loob ng hospital. Hinatid din siya ng binata pa uwi at nag-takeout ng dinner sa nadaanan nilang restaurant upang masigurong maghahapunan siya. Pagdating nila sa apartment ay sinabayan siya nitong kumain kahit pa nga may dinner itong pupuntahan. Nang makakain ay pinagbihis siya ni Franco para makapagpahinga na raw siya. Kumatok ito sa kanyang silid, nag-aalangan na iwan siyang mag-isa. Pero nakumbinsin niyang humabol sa pupuntahang birthday dinner. By the way, how was last night's birthday dinner? Pag-iiba ni Sandra ng usapan. Di ko naabutan si Dad. I'm sorry, sabi ko kasi sa iyo, you should have left already right after taking me to the hospital. Umalis si Sandra sa desk at tinungo ang file cabinet upang kunin ang mga naipong dokumentong kailangan nitong pirmahan. Huwag mo nang alalahanin yun, sabi ni Franco na sumunod sa kanya sa desk nito kung saan niya inilatag ang mga dokumento. Naupo ito sa swivel chair, kumuha ng sign pen at nagsimulang pumirma. You know how Dad is. Kung hindi late sa sariling birthday dinner, ay dumarating siya bago pa man yun magsimula. Tapos, maaga nga alis. I just didn't know how to tell Robert. He was getting irritated by it. Parang malaking joke lang daw kasi kay Daddy yung birthday dinner. Si Robert kasi ang nakababatang kapatid ni Franco na taon-taong nag-aabala para sa birthday dinner na yon. Ang hindi alam ni Robert ay may ibang pamilya na ang ama nito. At si Robert ang dahilan kung bakit sumasagrit lang si Don Carlos Del Rio sa sarili nitong birthday dinner. Maybe this is the right time for you to tell Robert?
mungkahi ni Sandra. Sabi nga rin ni Vincent, pero paano namin gagawin yun, Sandra? The same way you told me before. Nandun din sila sa opisinang yun noong sabihin ni Franco na may ibang pamilya na ang ama nito. Casual lang na nagkwento ang binata. Hindi maikakaila ang pagtitiwala sa kanya. Mahigpit kasi siya sa pag-aalaga sa privacy ni Franco. Batid na marahil ng binata na anuman ang kanyang malaman ay hindi niya iyon ipagsasabi sa iba. Pumunog ang telepono at sinagot yun ni Sandra. Kapag Juan ay pinasa ang tawag kay Franco habang siya ay naging abala sa naiwang gawain. Nang matapos sa pakikipag-usap sa telepono ay binalikan niya ang binata at binigyan ng kopya ng schedule nito. Tiningnan yun ni Franco at may ilang ipinabago bago nahinto at tiningnan siya. Sandali nga! Kunot noong wika ng binata. Nililibang mo naman ako eh. You are not working today. Actually, I think you should go on leave for an entire week. O kaya bakit hindi natin gawing 1 month yung leave mo with pay? Franco, I just realized that you've been working for this company for almost 10 straight years without ever going on leave, Sandra. Kahit yung paid leave na allowed kang kunin every year ay pinalilipas mo. No wonder nagko-collapse ka na. At ikaw, nag-overreact ka. Kataon lang yun na busy week last week. Tapos wala ka. Wala rin si Vincent. Kaya kailangan kong mag-double time sa trabaho. Sumabay pa yung pangit na weather. Pero ngayon, maganda na yung liyong weather. At nandito ka na. Hindi rin naman tayo masyadong busy ngayong week. So I should be fine. Besides, kahit hindi naman ako kumuha ng leave sa trabaho, I still get a constant break from work every time I come with you on business trips because you usually give me a few days to enjoy the place before we return. Paliwanag naman ni Sandra. Pero iba pa rin yung isang buwan na tuloy-tuloy na bakasyon. Go on leave for a month. Go out of town for a change of scenery. Mamili ka kung saan mo gustong pumunta. Kung gusto mo dun ka sa atin, pwedeng-pwede. Ang sa atin na tinutukoy ni Franco ay ang malaking bahay ng ama nito sa Naga na nabili na ng binata. Gusto ni Sandra ang bahay na yun. Dahil bukod sa nandoon ang kapatid at mga magulang niya ay maganda ang atmosphere doon. Umiling siya. Franco, hindi ako interesadong magbakasyon. Kahit pa with pay yan. 1 month? Anong gagawin ko sa 1 month na yun? Ibinalik niya ang atensyon sa trabaho. Inabot naman ng binata ang kamay niya. Tinungo nito ang sofa na nasa kabilang banda ng opisina. Inupo siya nito sa sofa bago tumabi sa kanya. Mag-relax ka ng 1 month, Sandra. Para sa'yo din yun. Pero baka maburyong lang ako sa kawalan ng gagawin. Saka hindi ako sanay. Then engage in some old hobbies or try new ones. Ang dami mong pwedeng gawin habang nagbabakasyon. Go out. Have a close encounter with nature and with the male species? Sandaling natigilan si Franco bago nakapagsalita. Anong male species? Male species, pag-uulit ni Sandra. Dahil pinipilit mo kong magbakasyon, eh naisip ko lang na baka ito na yung pagkakataon para magkaroon ako ng close encounter with the male species. I mean aside from you. Para man magka-boyfriend na ako. Hindi sa nagiging attached siya. Pero kasi, hindi siya kailanman nagkaka-boyfriend, kaya hindi na nakapagtataka na sumagi sa isip niya minsan na parang magandang maging boyfriend si Franco. Kaya maigi pa nga siguro na maghanap na siya ng totoong boyfriend para hindi niya napagdidiskitahan pangarapin ng binata. Pinagmasdan siya ni Franco ng seryoso. Mahirap yung iniisip mo. Kung so 1 month lang, hindi mo makikilatis ng maayos ang isang lalaki. Hindi mo masasabi kung boyfriend material ba siya o hindi sa loob ng ganong kaikling panahon. Stick with your hobbies and forget male species. Pakakapahamakan lang ang makuha mo mula sa kanila. May punto ang binata. At weird man na parang pinagbabawalan siya nito na maghanap ng magiging boyfriend habang nagbabakasyon, nauunawaan niya ang concern nito. Subalit, ang concern niya ay, paano ka rito? 1 month ako mawawala. I can manage, Sandra. Sure? For sure I'm going to have a hard time without you here, but I'll manage. So go along with me on this. Go on leave. For all your hard work and dedication, you actually deserve much more than this.
Napangiti si Sandra. Natutuwa siya sa pag-acknowledge ni Franco sa dedikasyong ibinubuhos niya sa trabaho. Nang ngumiti rin ang binata ay nagkaintindihan sila na pumapayag na siya sa bakasyong nais nitong mangyari. Ngunit bago pa man maging final ang usapan nila sa paksang yun, ay may kumatok na sa pinto. Nang tunguhin ni Franco ang pinto at buksan yun, ay sumambulat sa paningin ni Sandra ang ex-girlfriend ng binata. Agad na nawala ang tuwang kanina lang ay nararamdaman niya. Ivana! Nasa tono ng boses ni Franco na halatang nagulat ito. Hindi yun nakapagtataka dahil maging si Sandra ay nagulat sa biglang pagsulpot ni Ivana na tila hindi man lang tumanda ang anyo sa mga dumaang taon. Ang totoo ay tila lalo gumanda ang babae pa ng sense of prestige pa yon. Nadagdagan. Na-intimidate si Sandra pero tumayo siya mula sa sofa at tinungo ang pinto kung saan naroon si Franco at Ivana. Pumagit na siya sa dalawa. Do you want me to get rid of her? Tanong niya sa binata sa malinaw na boses. Wala siyang pakialam kung naririnig man siya ni Ivana. Napakurap si Franco mula sa pagkakatitig kay Ivana at tinignan siya. Pardon? I was asking you if you wanted me to get rid of her. Hindi siya tinugon ng binata sa halip ay hinawakan siya sa baywang at hinila palayo sa pinto. Come in! Wika ni Franco kay Ivana. Pumasok si Ivana habang nanatili si Sandra sa tabi ni Franco. May mali kasi sa nangyayari at hindi niya pwedeng hayaan lang ang binata habang naroroon ang babae. Lalo at tila hindi nito malaman kung anong gagawin. Niyuko siya ni Franco. Sandra, can you leave us alone? Ano? Franco? It's okay. Ivana and I are just gonna talk. Marahang wika ng binata. Sabay pisil sa baywang niyang hawak pa rin nito bago lumipat ang kamay sa kanyang likod. Nang marahan siyang itulak sa direksyon ng pinto ay wala nang nagawa si Sandra kung hindi ang pagbigyan si Franco sa pakiusap nito. Sinundan ni Sandra ng tingin ang babaeng sa wakas ay lumabas na rin ng opisina ni Franco. Nang wala na si Ivana sa kanyang paningin ay saka lang siya pumasok uli sa opisina. Nakaupo si Franco sa swivel chair. So bakit daw siya naligaw rito? Hindi agad tumugon ang binata. Halatang nag-atubili sa isasagot. Nag-explain at nag-sorry. Ah, let me guess, pinatawad mo. Nagbuntong hininga si Sandra. Sa dami ng gusto niyang sabihin kay Franco, ay inisip muna niya kung saan magsisimula. Naglibot siya ng tingin. May nakita siyang panyo sa sofa. Nilapitan niya yon at pinulot. Puti ang panyo. Mabango. Yari sa silk at may bulaklaking burda. Hindi yon sa kanya, lalo nang hindi yon kay Franco. Tinungo niya ang pinakamalapit na basurahan upang itapon ito. Wait, that's Ivana's. Igil ng binata na kinuha ang panyo mula sa kamay niya. At ano? Ibabalik mo sa kanya. Gasgas na yung diskarte niya, sumakay ka pa rin. Para maintindihan mo, Franco, sinadya niyang iwan yan dito para magkaroon siya ng rason na bumalik o kaya ikaw yung magkaroon ng rason para puntahan siya. Giit ni Sandra. Let's not talk about this. Panyo lang to. Tawagan mo na si Janet at sabihin mo sa kanya kung saan mo gustong magbakasyon para maasikaso niya. Si Janet ang travel agent na madalas umaasikaso ng mga business trip nila. Ito ang nagpapabook ng flight nila at naninigurong may mode of transportation sila sa pupuntahang lugar, ang nagpapareserve ng hotel at kung ano-ano pa. Mabilis na nagdesisyon si Sandra. Hindi na ako magbabakasyon, sir. Sandra, pumayag ka na kanina, di ba? Bakit ngayon ang bilis naman nagbago ng desisyon mo? Well, I've changed my mind. Well, I haven't. Ako ang boss dito kaya ako ang masusunod. Seryoso na wika ni Franco. Hindi siya makapaniwala. Sa halos 10 years na nagtrabaho siya kay Franco, ay ito ang unang beses na ginamitan siya ng tonong iyon na puno ng otoridad. Ah, ganon. Dumating lang si Ivana, ganyan ka na. Tinitigan siya ng binata. You know you're acting weird. Nagsiselos ka ba sa kanya? Nagpapatawa ka ba, sir? No, I'm serious. You're acting as if you're jealous of her.
Kaya ayaw mo nang mag-leave sa trabaho at magbakasyon dahil mas gusto mong dito ka lang para mabantayan ako at hindi niya ako malapitan. Oo, gusto ko ngang dito lang ako para mabantayan ka. Para hindi ka niya uli malapitan dahil hindi makabubuti sa'yo ang babaeng yun. Kung nag-sorry man siya sa'yo o ano man ang sinabi niya kanina, ay sinabi lang niya yon para bilugin ang ulo mo. Para papaniwalain ka sa kung ano-ano. Para iwan ka rin sa huli. Remember, she left you with a broken heart 5 years ago. Biglang bumalik kay Sandra ang nangyari few years ago. Malawak na hardin at swimming pool sa harap, basketball court sa may likuran, garahe sa isang gilid, habang beranda sa kabilang banda ang nakapalibot sa malaking bahay na iyon sa Naga na inikot ni Sandra. Hindi siya ron nakatira, pero doon na mamasukan ang kanyang ina at ang sabi nito ay doon muna siya pansamantala. Malapit nang matapos itour si Sandra ng kanyang ina sa loob ng malaking bahay, nang bigla silang makarinig ng ingay. Sinundan ng kanyang ina ang pinanggalingan niyon at narating nila ang garahe. Kanina, noong unang beses niyang nakita ang garahe, ay maayos ang mga gamit doon. Pero ngayon, nakakalat na ang karamihan sa mga gamit at may kotse na roon na basag ang bintana sa may likod. Sa likuran ng kotse ay may nakatayong isang lalaki. Franco? Wika ng kanyang ina. Hindi yon ang unang beses na narinig ni Sandra ang pangalan ni Franco. Dati na rin kasi itong naikwento sa kanya, pero yun ang unang beses na nakita niya ang binata. Anong nangyari dito? Tanong ng kanyang ina. Bumangga ka? Nasaktan ka ba? Umiling lang si Franco. Yumuko ito at mariing pumikit sa paraang halata na hinahagilap ang nawalang kontrol sa sarili. Nang magmulat ang binata at magangat ng tingin, ay kalmado na ito pero madilim ang anyo. Nakuha ni Sandra kung ano nga ba ang nangyari. Hindi bumangga si Franco. Nagwala ito at naghagis ng mga gamit dahilan upang mabasag ang likurang bintana ng sasakyan. Nakuha rin marahil iyon ng kanyang ina dahil hinawakan siya nito sa braso at inilayo na roon. Pinapasok siya ng kanyang ina sa silid nito at binilinan na huwag lalapit kay Franco. Wala talaga sanang plano si Sandra na sumuway sa bilin ng kanyang ina. Pero nang maya-maya pa ay mapadpad siya sa kusina upang tulungan ang ina sa paghahanda ng hapunan, ay natanaw niya sa binata si Franco na nakapwesto sa veranda. Walang kibo at anyong nag-iisip. Mabilis niyang tinapos ang pagbabalat at paghihiwa ng mga gulay. Kapag kwan ay dumaan siya sa likod bahay upang hindi makita ng kanyang ina, saka dumiretso sa veranda. Naroon pa rin si Franco, nakatitig sa kawalan, nakaupo at nakahalukip-kip na nakasandal habang nakaunat ang mga binti. Relax ang binata sa unang tingin, pero kanina pa ito tinitingnan ni Sandra at nahalata niya na tensyonado ang kabuuan ni Franco na para bang aangilan ang sinumang lalapit. Sa kabila niyon ay nangahas si Sandra na okupahin ang silyang pinakamalapit sa kinuupuan ng binata. Hindi ito kumibo, hindi nagtagal ay nagsalita siya. Sabi sa akin ni Mama ay huwag ko raw po kayong lapitan. Kadalasan ay masunurin naman po talaga ako sa mama ko pero exception ang pagkakataong ito dahil sa tingin ko po ay kailangan nyo ng kasama at ng makakausap. Mahinang wika ng dalaga. Hindi pa rin umimik si Franco. Maigi na rin yon na ayaw nitong magsalita. Dahil ang ibig sabihin lang yon ay hindi siya itataboy ng binata at pwede siyang magpatuloy sa mga nais pang sabihin. Sa tingin ko rin po ay hindi dapat kayo nagwala. Kung galit po kayo, ay mas maigi siguro kung maghanap kayo ng ibang paraan para sa nararamdaman nyo. Dahil una, ano naman ang kinalaman ng kotse at karahe sa problema nyo at dinamay pa? Ikalawa, paano kung nasaktan kayo, edi dagdag problema lang yun. Ikatlo, panganay ka po diba? Pero hindi ka naging mabuting ehemplo sa mga kapatid mo sa estilo mong yan. May ikaapat pa sanang ipupunto si Sandra pero may humawak sa kanyang balikat. At nang lumingon siya ay nakita niya ang kanyang ina. Umiling ito. Halata ang disapproval sa mukha bago binalingan si Franco. Ah, Franco. Si Sandra nga pala. Yung sinasabi ko sa iyong anak ko na makikituloy rito ng ilang araw. Naisip ko nga po na baka siya si Sandra. Baritonong baritono ang boses ni Franco. Buo ang rehistro ng mga salita at marahan.
Kahit unang beses iyong narinig ni Sandra, ay hindi niya ikinagulat ang biglaan nitong pagsasalita. Ang ikinagulat niya ay ang pagiging magalang ni Franco sa kanyang ina. Kasi siya, kinausap niyang may kasamang po ang binata dahil anak ito ng amo ng kanyang ina. Sa madaling sabi, ay amo rin itong may tuturing. Pero sa paggamit ni Franco ng po sa pakikipag-usap ay malinaw na mapagkumbaba ang binata. Humanga si Sandra sa binata. Naisip niya na ang pagwawala ni Franco kanina ay may malalim na dahilan. Hindi nito iyon ginawa ng basta-basta dahil trip lang o gustong magpapansin o sadyang gustong gumawa lang ng gulo. Hindi. Mukhang malayo yun sa ugali nito. Marahil ay napuno lang talaga ang binata sa kung anumang problema nito. Kakain na nga pala, narinig ni Sandra na sabi ng kanyang ina sa binata. Tumango si Franco, saka tumayo at naglakad papasok sa bahay. Niyaya na siya ng ina na pumasok na rin at pabulong na nagtanong. Anong sinabi mo sa kanya, anak? Medyo marami po. Bakit po, mama? Tanong ng dalaga sa ina. Mula nung isang gabi pa kasi talaga siya parang problemado, na kahit anong alok at pilit ko ay hindi siya sumasabay sa pagkain. Pero ngayon ay sinaluhan ni Franco ang dalawang kapatid sa hapagkainan. At dahil nga ba yun sa mga sinabi niya? Kung gayon, ay hindi siya nagkamali. Kailangan nga ng binata ng makakausap. Gusto niyo po bang tulungan ko na kayo riyan? Tanong ni Sandra kay Franco nang makita ang binata na nagpapalit ng gulong ng kotse sa garahe. Hindi po ako marunong magpalit ng gulong pero madali akong matuto. Katulad kahapon ay hindi siya inimikan ni Franco. Ngunit katulad din kahapon ay hindi yon naging dahilan upang huminto siya sa pakikipag-usap dito. Paalis po ba kayo? Tanong niya habang nakasunod sa binata na tinungo ang likod ng sasakyan upang ilagay ang ginamit na tools dahil tapos na pala itong magpalit ng gulong. Pwede po ba akong makisakay sa inyo? Mag-a-apply po kasi ako ng trabaho. Malapit lang iyon dito, kaya rin po ako nakituloy sa inyo dito. Wika pa ni Sandra. Hindi pa rin tumugon si Franco pero binuksan ang pinto sa may passenger seat ng sasakyang basag pa rin ang likurang bintana. Naunawaan niya na pumapayag itong makisakay siya. Agad pumasok si Sandra sa kotse. Nang makapwesto si Franco sa likod ng minibela, ay pinagmasdan niya ang swabe nitong pagmamaneho. Katitig-titig ang side view profile ng binata. At dahil parang naaakit, ay nag-iwas siya ng tingin at napaisip kung bakit nga ba siya naglalalapit dito. Dahil kung meron nga itong problema at kailangan ng kausap, ano ba ang pakialam niya? Palihim uli niyang sinulyapan si Franco at nakumpirma na may pakialam nga siya rito. Siguro kasi sa ilang taong pagtatrabaho ng kanyang ina bilang kasambahay sa malaking bahay ng ama ng binata, ay nahawa na siya sa pagmamalasakit nito sa binata at sa dalawa pa nitong kapatid. Ano po ba ang nagtulak sa inyo para magwala sa garahe? Kapag kuan ay tanong ni Sandra. Saan ka mag-a-apply ng trabaho? Balik tanong ni Franco at hindi sinagot ang tanong niya. At bakit po kayo ganyan? Kung hindi katahimikan ang isinasalubong niyo sa tanong ko, ay umiiwas kayong tumugon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili niyong tanong. O ganyan lang po talaga kayo kapag problemado? Saan? Dahil may diin ang boses ni Franco ay sinabi na ni Sandra kung saang lugar mag-a-apply bago pa sumubok uli na magtanong. Kayo po, saan ang lakad nyo? Sa isang meeting para sa kumpanyang itatayo ko. O diba, hindi naman mahirap magbigay ng matinong tugon sa isang matinong tanong. Teka, magtatayo ko ng kumpanya? Ang galing nyo naman pala. Pero sa bagay, bakit hindi? Hindi ko pa man kayo nakikilala ng lubusan pero sa tingin ko ay marami kayong kakayahan. Tulad ko, marami rin akong kakayahan. Pwede nyo akong i-hire para maging assistant nyo. Dahil kung magtatayo ka talaga ng kumpanya, ibig sabihin magiging boss ka at magiging busy. Kailangan niyo po ng assistant. Nagbibiro lang talaga si Sandra sa kagustuhang aliwin ng binata at himukang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Pero seryoso itong tumugon. Masyado kang maraming sinasabi. Ang gusto ko sa assistant ay mas marunong makinig kaysa marunong magsalita. Marunong po akong makinig. Kung madalas ka lang po kasing nagsasalita, nalaman nyo sana sa una pa lang na marunong akong makinig. Tinignan siya ni Franco na para bang hindi makapaniwala na nagrarason pa talaga siya.
Ngumiti siya at ininganyo ito na ngumiti rin dahil masyadong seryoso. Pero hindi ngumiti ang binata. Sa halip ay itinabi nito ang sasakyan at inihinto yun. Baba, malinaw nitong sabi. Sir naman, nagdidiskusyon lang tayo ng kaunti, pikun na agad kayo. See, I was right. Hindi ka marunong makinig. Ang simple nung instruction na bumaba ka, pero sa halip na sumunod ay kung ano-anong sinasabi mo. Dahil may punto si Franco ay bumaba na ng sasakyan si Sandra. Agad yung pinasibat ng binata palayo at naiwan siya habang sinusundan iyo ng tingin. Pagliko ng sasakyan ay luminga siya sa paligid sa kagustuhang magka-ideya kung nasaan siya. Binasa ni Sandra ang karatula sa establishmentong nasa tapat at napagtantong iyon ang sinasabi niya kay Franco na pupuntahan para applyan ng trabaho. Naiiling siyang napangiti. Akala niya kasi basta na lang siya pinababa ng binata sa kung saan. Hapon na nang makabalik si Sandra. Pagkapasok sa sala ay sandali lang siyang nagpakita sa kanyang ina na may inaayos na centerpiece bago lumabas ng bahay. Dahil parang nahuhulaan na niya na may dapat siyang gambalain sa veranda. Hindi siya nagkamali. Nakita niya si Franco na tila malalim na naman ang iniisip. Sir Franco, may good news po ako sa inyo. Natanggap ako sa trabaho. Masayang balita ni Sandra. Pero hindi pa talaga ako makakapagsimula agad dahil may requirements pa akong kailangan lakarin at ipasa. Kayo po, kumusta lakad nyo? Isang katahimikan ang dumaan. Kaninang umaga, inimikan nyo na ako. Ngayon ay tikom na naman po ang bibig nyo. Kung magiging ganyan po kayo sa maraming tao tuwing mayroon kayong problema, eh paano asenso ang kumpanyang itatayo nyo? Ang maigi po niyan ay i-hire niyo na akong assistant para kapag ganyang ayaw niyong magsalita, eh ako na po yung bahalang makipag-usap sa mga taong makakatransaksyon niyo. Giit pa din ni Sandra. Ikuha mo nga ako ng tasa, biglang sabi nito. Sandaling natigilan si Sandra bago napangiti dahil bukod sa ginawa ni Franco, ang kagustuhan niyang magsalita ito ay naunawaan niya kung bakit ganoon ang sinabi nito. Sinusubukan ng binata kung makikinig siya sa instruction na katulad ng ginawa nito kaninang umaga. Tumayo si Sandra upang ikuha si Franco ng tasa. Nang ipalapag ng binata ang tasa sa bilog na mesa na naroroon sa veranda at ipahila ang mesa papalapit dito ay ginawa niya. Nagpakuha pa si Franco ng kutsarita. Walang tanong-tanong na bumalik siya sa kusina upang kunin yun. Ipinakuha nito ang coffee maker, sunod ang coffee granules. Kinuha niya ang mga iyon. Pinalagyan ni Franco ng tubig at coffee granules ang coffee maker, saka ipinasaksak sa pinakamalapit na outlet. Nang handa na ang kape ay nagpasalin ito sa tasa. Sinunod niya ang lahat ng sinabi nito. Pero dahil parang naisahan siya ng binata ay nagsalita na siya. Magpapatimpla po pala kayo ng kape, bakit hindi niyo naman agad sinabi? Pinadala niyo pa tong coffee maker dito. Pwede namang sa kusina na lang ako magtimpla para hindi na sana ako nagparot pa rito ng ilang beses. Pagod na pagod tuloy ako ngayong araw. Alam niyo po ba yun, sir? Tapos, sa lahat ng ayaw ko sa isang assistant ay yung maraming reklamo. Ang ibig ko po palang sabihin, Sir Franco, ay nakahanda po akong pagsilbihan kayo. Maipagbiutos pa po ba kayo? Biglang wika ni Sandra. Get yourself something to eat and drink. Po? You heard me? Or do you need a Tagalog or Bicol translation for that? Sir naman, minamaliit niyo ko. I can comprehend, read, write, and speak even in English. Thank you very much. Pumihit na si Sandra upang sundin ang ipinag-uutos ni Branco. Dahil walang binanggit na specific na pagkain at inumin ang binata, ay siya na ang pumili kung ano ang gusto niya. Bumalik siya sa veranda, dala ang mga merienda. Inilapag niya iyon sa bilog na mesa. Naupo siya sa silyang pinakamalapit sa binata. Nagtinginan sila. Assistant, ha? Huh? Marahang wika ni Franco. Ngumiti siya at tumango. Hindi ngumiti ang binata, hindi rin tumango. Wala na itong sinabi pa, pero patuloy silang nagtitigan at tila nagkaintindihan. Natanggap na siya sa trabahong pabiru niya sanang ina-applyan lang. Sigurado ka ba, anak? Tugon ng ina ni Sandra nang sabihin niya na hindi na siya tutuloy sa trabahong inaplayan niya dahil kay Franco na siya magtatrabaho. Sa pagkakaalam ko kasi ay sa Taguig ang magiging main office ng kumpanyang itatayo ni Franco. Opo, mama, sa Taguig, pagkukumpirma niya sa ina.
kung ganun, sasama ka na sa kanya sa tagig. Ni hindi ka pa nakakatapak doon, baka kung anong mangyari sa'yo. Nag-aalala ng wika pa ng ina. Hindi ko naman po siya pababayaan. Marahang wika ni Franco na lumitaw sa kusina at narinig pala ang pag-uusap nilang mag-ina. Napalingon si Sandra sa binata. O sige, anang kanyang ina. Basta ikaw na ang bahala riyan sa anak ko ha, Franco. Yes, ma'am. Napangiti si Sandra, nasasabik sa tuloy na tuloy ng pag-alis nila ni Franco. Naisip niyang itanong sa binata kung kailan nga ba ang alis nila, pero naantala siya sa pagsasalita nang malihis na ang direksyon ng kanyang mga mata sa babaeng sumulpot sa may likuran nito. Excuse me? Wika ng babae. Franco? Nilingon ni Franco ang magandang babae. Sa paglayo ng dalawa ay pabulong siyang nagtanong sa ina. Mama, sino yun? Si Ivana yun, anak. At makatutulong na tandaan mo ang pangalan niya dahil bilang assistant ni Franco ay dapat alam mo yun. Bakit po? Dahil espesyal si Ivana kay Franco. Tahimik na nakikinig lang si Sandra habang nakatitig sa pares na hindi pa tuluyan nakakalayo dahil nahinto ang mga ito sa may pasilyo. Anyong nagtatalo? May sinasabi si Franco kay Ivana pero hindi niya iyon naririnig. Ang narinig lang niya ay ang mariing sinabi ni Ivana. Baliw lang, Franco, ang makakaisip na gawin ng plano mo. I mean, you're talking about investing everything you have in a startup company. What if it doesn't pull through? Then you'll be back to zero. Bahala ka nga sa buhay mo. Hindi malaman ni Sandra kung anong iisipin dahil sa sabi ng kanyang ina ay espesyal si Ivana kay Franco. Pero malino na hindi naniniwala ang babae na magagawa ng binata na magtayo ng sariling kumpanya dahil siya ay naniniwala. Magdedesisyon ba siya na sumama kay Franco papuntang Tagig kung hindi? Baka ang babaeng ito ang nahihibang. Kung gaano man yun ka-special kay Franco ay hindi naman yun binibigyang halaga ng babae. Kapitbahay ni Sandra si Franco dahil magkatabi ang apartment nila. Madalas silang magkasama maging sa pagpasok sa opisina at sa pag-uwi dahil iisang sasakyan lang ang kanilang gamit. Ganun ba talaga ang maging isang assistant? Hindi siya sigurado, pero masaya siya sa kanyang trabaho. At sa naging maayos na pagsisimula ng kumpanya ay alam niyang masaya rin si Franco. Hindi man yun halata rito. Sa kasalukuyan kasi ay mas halata sa mukha nito ang stress. Lumabas si Sandra ng sasakyan at sumunod kay Franco na may bit-bit na laptop bag at briefcase na ang laman ay mga papeles na kailangan daw nitong reviewin dahil ayaw nang ipagpabukas pa. Alam niyo po sir, hindi na po siguro masama kung bawas-bawasan ang paglalamay sa mga trabahong iniuuwi niyo. Na-jumpstart niyo na po ang kumpanya. Unti-unti na yung nakikilala at kusa ng lumalapit sa inyo ang mga kliyente. Yeah, I get your point. Pero dahil nga nilalapitan ako ng mga kliyente ay hindi ibig sabihin na may mga project na akong di dapat pagtuunan ng pansin. Tulad nung inaalok sa akin ng malaking account sana pero nasa Palawan. Ang ibig sabihin ni Franco sa malaking account ay malaking pera ang maipapasok sa kumpanya sakaling tanggapin nito ang project. At dahil isang management company, ang Del Rio Management Company o DMC, ay obligasyon nito bilang may-ari at punong tagapamalakad na siguruhing mabibigyan ng sapat na pamamahala o serbisyo ang mga property o negosyo na ipagkakatiwala ng mga kliyente. Maaaring ito mismo ang direktang gumawa niyon o magpadala ng mga tao. Palawan, medyo malayo nga, pero pwede niyo pa rin pong tanggapin. Kailangan lang siguro na yung mga taong hahanapin niyo para ipadala ron ay yung tipong magtatrabaho ng matino kahit hindi niyo gaanong nababantayan. Wika pa ni Sandra. Tama ka, tugon ni Franco na huminto sa tapat ng apartment niya. Katulad ng nakaugalian dahil kahit magkapit bahay ay inihahatid siya nito sa mismo niyang unit. And I think that aside from the clerical work that I've given you, ay kailangan na kitang i-involve sa mga projects mismo na hindi ko na na-anticipate sa biglang pagdami. Okay lang ba sa'yo? Wala pong problema, pero lilinawin ko lang po na kung natatandaan niyo pa yung sinabi ko sa inyo noon na marami akong kakayahan, nagbibiro lang po talaga ako noon. Ngayong seryosohan na to, ay ayaw kong magmagaling. Reputasyon niyo at ng kumpanya ang nakasalalay rito at wala sa plano kong ilagay yon sa alanganin. So, kung gusto niyo po kong i-involve sa mga project, ay kailangan niyo po kong gabayan, sir. Ginawa yon ni Franco na dahilan upang maraming matutuhan si Sandra.
Sa patuloy na paggabay ng binata sa dalaga, ay gamay na niya ang pasikot-sikot sa mga transaksyong pinapasok at sa mga proyektong tinatanggap nito. Hindi na niya napigilan na lalo pang humanga kay Franco. He was brilliant. He was also persistent in pursuing his goals for the company. At siguro ay nakarating iyon kay Ivana. Dahil ilang linggo makalipas ang unang anibersaryo ng DMC, ay dumalaw ang babae sa kanila. At sa tingin niya ay hindi na ito ang dating Ivana na kulang ang paniniwala sa kakayahan ng binata. Hi, I'm Ivana. You're Franco Del Rio's assistant, right? Wika ng babae. I'm here to see him. Wala akong appointment pero alam niyang pupunta ko rito. Nagustuhan ni Sandra na huminto talaga sa cubicle niya si Ivana. Kung iba ay didiretso na sa opisina ni Franco yun. Alam naman pala ng binata na darating ito. Pinindot niya ang intercom upang ipagbigay alam sa kanyang boss ang tungkol sa dumating na bisita. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Franco na agaran ang naging pagngiti kay Ivana. Naalala ni Sandra ang tungkol sa sinabi ng kanyang ina dati pa, na espesyal si Ivana kay Franco. Para sa katulad ni Sandra na hindi pa nai-in love, ay nakawiwiling masaksihan kung paano iyon nangyayari sa ibang tao, lalo na sa pagitan nina Franco at Ivana. Sa tingin kasi niya ay deserving ang binata na magmahal at mahalin. At kung si Ivana ang babaeng magpapaligaya rito, ay bakit hindi? Bagay ang dalawa sa isa't isa. Maganda si Ivana at halatang may kaya. Hindi suplada. Tamang-tama sa down-to-earth ding attitude ni Franco. Kaya naman nang umabot sa isang taon ang relasyon ng dalawa, ay isa siya sa excited para sa magkasintahan. Di po ba anniversary niyo ngayon ni Miss Ivana, sir? Wika ni Sandra kay Franco, na hindi niya nakasabay sa pagpasok sa opisina dahil hindi umuwi ang binata sa apartment nito kagabi. So, ano ang plano? Babakantihin ko po ba ang buong araw niyo? Nag-angat ng tingin si Franco mula sa dokumentong binabasa. How did you know that it was our anniversary today? Last year po kasi ay naikwento sa akin ni Miss Ivana nung maging kayo. Natatandaan ko yung petsa. Sandali itong nag-isip bago nagsalita. Nag-away kami last week at hanggang ngayon ay hindi niya ako kinakausap kahit nag-apologize na ako. Malungkot na wika ng binata. Nag-away kayo last week? Ibig niyo pong sabihin na hindi kayo doon sa lodge na natulog kagabi? Kahit kailan ay hindi pa ako nagpapalipas ng gabi sa lodge ni Ivana. Ganun po ba? So nasan kayo kagabi? Sa bahay ni Ma'am. Tipid na sagot nito. Oo nga pala, ilang beses na rin nabanggit ni Franco na binibisibisita nito ang inang umuwi na sa Pilipinas pagkaraang mamalagi sa London ng ilang taon. Dahil matagal nang hiwalay ang mga magulang ni Franco, ay may sariling bahay ang ina nito sa Antipolo at doon pala natutulog minsan ang binata. Sandali niyang kinumusta ang ina nito. Mom's okay. Pero ikaw ay halatang hindi okay, wika ni Sandra na sa wakas ay naunawaan din kung bakit halos isang linggo nang madalas mahulog ang binata sa malalim na pag-iisip dahil may gusot na naman pala sa pagitan nito at Ivana. Ano po ba ang pinag-awayan niyo? Pagbabalik niya sa nauna nilang paksa. Nagbuntong hininga ito. Something really trivial and unimportant, which is why I don't understand why she's making a big deal out of it. Sinubukan niyo na po ba siyang kausapin ngayon? Kasi kung trivial at unimportant yung pinag-awayan niyo at last week pa yun, eh malamang nalumipas na po yun. Baka okay na siya ngayon. Naglabas ng cellphone si Franco. Nagdial at itinapat ang cellphone sa tenga. Ayaw niyang sagutin, sabi nito at ibinaba ang cellphone. Baka may ginagawa lang po siya kaya hindi niya napapansin na tumatawag ka. Giit pa ng dalaga. Tumayo ang binata at naunawaan niya na pupuntahan nito si Ivana. Humarang si Sandra sa daraanan ni Franco. Sandali, sir! Inayos niya ang necktie at coat ng binata at sinuklay-suklay ang buhok nito gamit ang kanyang mga kamay. Ayan! Okay na! Ang gwapo niya na, sir! Naiiling na napangiti si Franco sa iginawi niya bago tumuloy sa pupuntahan. Ilang oras ang lumipas ay bumalik ito. Base sa ekspresyong nakaguhit sa mukha ay malino na walang nangyari sa lakad nito. Hindi po kayo nagkita? Nag-aalala ang wika ni Sandra. Nagkita kami. Ah, pero hindi kayo kinausap. Ano po ba kasing plano? Dinner.
Saan? And why are you asking? Dahil ako na po ang bahala, sir. Sisiguruduhin ko makakarating siya sa dinner. Anya habang nakangiti. Pinagmasdan ni Franco si Sandra. Na-curious marahil sa kung ano ang gagawin niya. Nang sabihin ng binata ang venue ng dinner, ay nakumbinsin niya na pumayag itong subukan niyang papuntahin si Ivana. Hindi dahil sa sumusuko na si Franco. Hindi. Kundi dahil determinado talaga ito na gawin ang lahat ng pwedeng paraan. Kasama na roon ang magpatulong sa kanya. Para lang magkaayos sila ng babae. Hapon nang puntahan ni Sandra si Ivana sa architectural firm kung saan ito nagtatrabaho. Para walang dahilan ng babae upang hindi siya harapin, ay hinintay niyang matapos ang office hours bago nagpakita rito. Wala pa man siyang nasasabi ay nagsalita na ito. Kung nandito ka dahil pinapunta ka ni Franco ay pasensya na, naabala ka pa. Pero wala pa ako sa mood na kausapin siya o tumanggap ng regalo mula sa kanya. Wala po akong dalang gift, alanganin niyang sabi. Kung ayaw niyo pong kausapin si Sir Franco ay okay lang po. Pero Miss Ivana, nasa rooftop kasi siya. Rooftop? Rooftop nitong building? Madalas siya ron. Actually, that's the place where we usually talk whenever he drops by here. Naging malinaw kay Sandra kung bakit ang rooftop ng building na yon ang pinili ni Franco para sa anniversary dinner nito at ni Ivana. May magagandang memories ang dalawa sa lugar na yon. At ang ipaalala kay Ivana ang magagandang memories na iyon ay mainam na paraan upang magkaayos ang mga ito. At para mangyari yon, ay kailangan niyang madala sa rooftop ang babae. Ngunit paano? Sinabi niya ang unang ideyang pumasok sa kanyang isip. Hindi lang po ako sigurado pero kaninang kausap ko po si Sir Franco. Eh parang wala siya sa sarili. Parang naiisip niyang tumalon. What? Wika ni Ivana na napatingin sa kanya. No, hindi si Franco ang tipong, alright. Gusto niyang makonsensya. Naghahabi siya ng kwento at pinag-aalala ang girlfriend ng kanyang boss. Pero napadali yun ang kailangan niyang gawin. Sa pag-alis ni Ivana para puntahan si Franco ay sumabay si Sandra sa babae upang siguruhin hindi magbabago ang isip nito. Nang marating ang tuktok ng building ay nahinto sila at kapwa na mangha. Iyon ang unang beses na nakapunta si Sandra sa rooftop ng building na iyon. Pero sigurado siya na sa normal na pagkakataon ay hindi iyon ganun kaganda. May mga bulaklak, may ilang pailaw na malamlam at hindi nakakasilaw. May parang gazebo pa sa gitna kung saan nakahanda ang dinner table. Kung paanong nagawa ng paraan ni Franco ang lahat ay wala siyang kaidi-ideya. Pero malamang na hindi iyon naging madali. Lalo na at hindi naman sa building na yon nangungupahan ng opisina ang DMC. Biglang lumitaw si Franco mula sa kung saan. Otomatiko ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Alam ni Sandra na para kay Ivana ang ngiting iyon. Pero hindi niya napigilang ngumiti rin. Sa tuloy ang paglapit ni Ivana kay Franco ay nagyakap ang mga ito. Tumalikod na siya dahil kung panonoorin pa niya ang eksenang iyon, ay may pakiwari siyang may invade niya ang privacy ng dalawa. Ngunit habang naglalakad palayo ay naisip niya na kung sina Franco at Ivana talaga ang para sa isa't isa, sana ay maging maayos na ang mga susunod na taon na magkasintahan ng dalawa. Parang madalas kasi kung mag-away ang mga ito lately. Asan si Franco? Seryoso na wika ni Vincent. Kung naglilista lang siguro si Sandra ay mahaba na ang listahan niya ng mga taong naghahanap kay Franco. Dahil sa labis na pag-aalala ay nawala na sa isip niya na isulat sa planner ang pakay ng mga taong tumatawag at ibang sumasadya sa opisina ng binata. Sa pagbabaka sakaling makausap ang missing in action na CEO at itong si Vincent na kamakailan lang ay naging kasosyo ni Franco sa kumpanya ang pinakamasugid na naghahanap sa kanyang boss. Pero nang makitang wala si Franco, ay bago pa man siya makatugon ay nagsalita ito ulit. Give me a ring when he shows up. Bilin ni Vincent saka umalis. Maya-maya pa ay dumating na si Franco. Sir, bakit pong tagal niyong nawala? Follow me. Seryoso na wika ng binata. Iniwan ni Sandra ang kanyang cubicle at sumunod sa boss niyang nagtuloy-tuloy sa opisina. Dahil halos isang linggo ring hindi nagpakita si Franco ay tambak na ang mga dokumentong kailangan nitong pirmahan. Iyon agad ang inatupag ng binata habang halos sunod-sunod ang mga instructions na ibinibigay sa kanya. Pinagmasdan niya si Franco. Parang iba na ang binata.
Parang ibang level doon sa minsang pagwala nito sa garahe. Sa itsura kasi ni Franco ngayon ay mukhang malabong magwala ito. Ni hindi nga madilim ang anyo. Normal lang na parang hindi dahil may nadagdag sa mga mata nito. Pait ba yun o sakit? Tama ba ang pagkakabasa niya? Dahil parang gusto talaga ni Franco na ilubog ang sarili sa trabaho, ay naisip ni Sandra na huwag nang tanungin ang binata tungkol sa kung anumang problema nito at magpo-focus na lang siya sa mga pinapagawa sa kanya. Pauwi na sila nang makiusap siya. Sir, pwede po ba akong makisabay sa inyo pauwi? Tiningnan siya ni Franco at agad niyang naunawaan kung bakit. Meron na siyang sariling sasakyan na ibinigay ng kumpanya dahil ang sabi ni Franco noong ilahad nito ang susi sa kanya ay kasama raw talaga yon sa mga pribilehiyong dapat niyang tanggapin sa trabaho. So, malamang ay nagtataka ito kung bakit siya ngayon nakikisakay. Nagpaliwanag siya. Kasi po parang masakit ang pupulsuhan ko. Nababad po siguro sa maling posisyon ng kamay ko habang nagtatype. Ayaw ko po sanang pwersahin sa pagdadrive. Pwede naman ako mag-taxi pero para tipid sa pamasahe ay makikisakay na lang ako sa inyo sir ha. Nag-aalangan na wika ng dalaga. Hindi tumugon o kahit tumanguman lang si Franco. Pero nabasa ni Sandra sa mukha ng binata ang tahimik na pagpayag. Nang makarating sila sa apartment ay pinagbuksan siya ni Franco ng pinto ng sasakyan. Mukhang nakumbinsing masakit nga ang pupulsuhan niya dahil parang ayaw rin nitong mapuwersa yon. Pero ang totoo niyan ay medyo nangalay lang naman talaga yon ng kaunti. Nakapasok na si Sandra sa apartment nang maisip niyang ituloy ang kanyang sinimulan. Pinuntahan niya si Franco sa kabilang apartment at kumatok. Ngumiti siya nang buksan nito ang pinto. Sir, nag-dinner na po ba kayo? Ako kasi hindi pa. Kung magluluto po ako, mapupwersa itong pulupulsuhan ko. Makikikain na lang po ako rito sa inyo, ha? Bago pa man makapagbigay ng reaction si Franco, ay pumasok na si Sandra sa apartment nito at dumiretso sa kusina. Walang pagkain dyan, sabi nito nang sumunod sa kanya. Pwede pong magluto. Tamang-tama, parang gusto ko po ng lutong bahay. Alam ni Sandra na marunong magluto ang binata, kaya hindi ito pwedeng magdahilan sa kanya. Nagbuntong hininga si Franco at tinungo ang ref. Saka yun binuksan. Katulad ng inaasahan niya ay may laman ng ref nito ng mga sangkap na pwedeng lutuin. Pero parang matagal nang nakaimbak ang mga yun doon. Ibig sabihin ay hindi gaanong ginagalaw ng binata ang mga iyon dahil malamang ay wala itong ganang kumain. Hiningi ni Franco ang susi ng apartment niya. Ibinigay niya yun dito na wala sa kanyang paningin ang binata. Pagbalik, may dala na itong mga sangkap na lutuin na alam niyang kinuha nito sa kanyang ref. Pinapanood lang ni Sandra si Franco habang nagluluto ito. Maya-maya pa ay naghain na ang binata ng hapunan. Magkaharap silang pumwesto sa hapagkainan at sa pagkagulat niya ay sinubuan siya nito. Sir, ako na lang po, alanganing sabi niya. Itong isang pulupulsuhan ko lang naman po ang masakit. Itong nasa kaliwa ay pwede namang mapuwersa. I know, but let's give it some rest too. Nang matapos silang kumain ay nilapatan ni Franco ng first aid ang pulupulsuhan niya. Saka nagbilin na huwag iyong dadaganan sa pagtulog. Hindi inaasahan ng dalaga na makakaramdam siya ng kilig sa ginawa ng boss niya. Katulad noong nangalay ng kaunti ang pupulsuhan ni Sandra, ay kaunti lang din talaga ang napansin niyang overcrowding nang magdagdag ng empleyado si Franco dahil panay ang tanggap nito ng mga proyekto at nagkukulang na sila sa tao. Alam niya sa sarili na pwedeng wag na lang yung pansinin na parang dumarami na sila sa labas ng opisina ng binata. Pero naisip din niya na gamitin yung dahilan para mahimok itong bigyan siya ng espasyo sa loob ng opisina nito. Katulad ng inaasahan ni Sandra ay nakalipat siya. Tinulungan pa siyang maglipat ni Franco. Nilubos niya ang pagkakataon. Habang naroroon sa loob ng opisina ng binata ay dinalasan niya ang pang-aabala rito. Sa isang tingin ay pwedeng lumabas na namimiyasa siya, na nagiging mareklamo na siya. Na inaabuso na niya ang kabaitan nito, pero may iba talaga siyang intensyon. Sir, parang masyadong madilim tong opisina. Hirit pa ni Sandra. Hindi tumugon si Franco. Pero nang sumunod na araw ay napansin niya na bago na ang ilaw nila roon. Nang sumunod na linggo ay nawala ang overcrowding sa labas ng opisina dahil pinareorganize ng binata ang buong palapag na inuupahan nila at inasayang sa nararapat na silid ang mga bagong empleyado.
magkakasama sa isang silid ang mga dapat na magkakasama, magkakahiwalay ang mga dapat na magkahiwalay. Inakala ni Sandra na ang ibig sabihin yun ay hihiwalay na ulit siya kay Franco at babalik na siya sa kanyang cubicle sa labas ng opisina nito. Pero hindi. Hindi siya pinaalis ng binata sa opisina nitong bago na rin ang pintura ng dingding. Sa halip na dark blue ay naging light yellow. Natanggal din ang malalaking kagamitan dun. Nire-arrange ang mga natira. Nagdagdag ng sofa dahilan upang umaliwalas at maging relaxing ang atmosphere. Kasabay nyon ay parang umaliwalas din at naging relaxed ang mood ng binata. She left me. Mula sa pagkakayo ko sa sofa na inuupuan ni Sandra, ay tumingin siya kay Franco. Si Ivana, sir? Paglilinaw ni Sandra sa naging pahayag nito. Tumango ang binata at naupo rin sa sofa ilang dangkal mula sa kanya. We were together for almost 2 years. Even before that, we knew each other way back from college. Pero ang lahat ng yun ay bigla na lang niyang tinalikuran. Somehow, alam ko na siya yung dahilan kung bakit mayroon kang pinagdaraanan. Naiintindihan ko rin na nasasaktan ka dahil iniwan ka nga naman niya. But do you think it's fair to you that you are letting your world be turned upside down, Franco? Sandali siyang nahinto sa sinabi. Ang ibig ko po palang sabihin, Sir Franco. It's okay. You can call me Franco. And you can drop all the honorifics. They're unnecessary anyway. Pero sandali, sino ba nagsabi sa'yo na upside down pa rin ang mundo ko? Just so you know, it's already halfway to being okay thanks to your help. Nangingiting napailing ang binata bago nagpatuloy. Ewan ko nga ba, dahil kung tutusin ay ikaw tong mayat-mayang may dinudulog na problema sa akin. Nahalata namang pwede mong baliwalain, pero ipinipresenta mo pa talaga para lang problemahin ko rin. Pero siguro dahil dun. Dahil sa mga kunwaring problema mo na binibigyan ko ng solusyon, napipilitan akong gawin ang mga bagay na gusto ko na lang ding baliwalain. Tulad ng pagkain, pag-ayos ng sarili, sa paligid ko, pagpapahinga sa trabaho, tsaka pakikisalamuha sa mga tao. At siguro nadadivert rin nun yung attention ko mula sa sakit na pinagdaraanan ko. Kaya sa huli, ako yung natulungan mo. Add that to the fact that the things you do and make me do reassure me that I can move on from this and end up still knowing how to take care of you, of others, and of myself, na hindi ako magiging bato pagkatapos nito. And that's really encouraging. So, can I ask you for a favor, Sandra? Pwede bang ituloy mo yung kakaibang ginagawa mo hanggang sa tuluyang makabalik sa tamang pagkakatayo ang mundo ko? Seryoso na wika ni Franco. Napahanga si Sandra sa pagiging honest ni Franco, na kahit lalaki ay hindi nito itinanggi na kasalukuyan nga itong nasasaktan. Sa halip ay kinumpirma pa iyon ng binata. It took a courageous man to admit to something like that, and for him to even admit that he needed the kind of help that she had been giving him. It moved her. It moved her to touch him, to meet his gaze, and to silently promise him that yes, she would continuously give him all the help that she could give. And so, that's what she did. Hindi nagtagal ay naging madali na uli kay Franco ang ngumiti at tumawa. Hindi rin nagtagal ay naging importante na sa kanya na palaging siguruhing maayos ang lahat para sa binata. Sa pagbalik sa kasalukuyan. Dahil si Franco na mismo ang nagdesisyon para kay Sandra, ay natuloy ang bakasyon niya sa kabila ng kanyang pagpoprotesta. At marahil ay upang masigurong mag-out of town siya at hindi magbuburyo lang sa apartment, ang binata na rin mismo ang umasikaso sa buong detalye ng kanyang pagbabakasyon. Hinatid pa siya nito sa Naiya at nagbili na tumawag pagdating niya sa Naga. Sa Naga Airport ay sinalubong si Sandra ng kanyang ina at ama na halata ang paggagalak sa pagdating niya. Ang plano niya dapat ay susorpresahin ng mga magulang. Pero sinabi na pala ni Franco sa kanyang ina ang tungkol sa pagpunta niya ron. Malapit kasi talaga ang loob ni Franco sa kanyang ina. Lalo na at hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin to sa malaking bahay na nabili ng binata mula sa ama nito. Nagbigla na lang ay maisipan yung ibenta ng matanda. Ang totoo ay malaki ang sinusweldo ni Sandra sa pagiging assistant niya kay Franco at pwede na huminto ang kanyang ina sa pagtatrabaho. Pero ang nangyari ay nakiusap ang binata sa kanyang ama na sa malaking bahay na lang din ito manirahan. Para daw may kasama ang kanyang ina. Siyempre pa, ay kasamang inimbita sa malaking bahay ang bunso niyang kapatid. Kaya ang buo niyang pamilya ay nagtatrabaho kay Franco. Na parang hindi. Dahil ang isa pang totoo ay hindi kasambahay o caretaker o kung ano paman kung ituring ng binata ang pamilya niya, kundi parang totoong pamilya na rin.
Kinumusta ni Sandra ang kanyang ina at ama. Nang nasa sasakyan na siya na dala ng kanyang mga magulang, ay saka siya tumawag kay Franco. How was your trip? Bungad dito sa kanya. Mabuti, ikaw dyan, kumusta? Dumating na ba yung temporary assistant na itinawag ko sa agency? Hindi pa eh. Ikaw naman kasi, masyado kang nagmamadali na pagbakasyonin ako. Ikaw man lang naglaan ng ilang araw para makilala at ma-orient ko yung temporary assistant mo. Yung schedule mo ngayong week na to, sinend ko na sa email mo. Natanggap mo na? And by the way, the contract I left on your desk, it needs urgent attention. Wait, Sandra. Kaya kita pinagbakasyon ay para makapagpahinga ka. Pero kung habang naririyan ka, ay trabaho pa rin ang iniisip mo. Mawawala ng saysay ang pagbabakasyon mo. Rest your mind. Stop worrying about the work you left behind. Kung sa bagay, tama si Franco. Pero hindi kasi maialis ni Sandra na mag-alala para sa binata. Lalo na nung maisip na hindi niya lang hinayaan ang binata sa trabaho nitong tungkulin niyang pag-aanin, kundi hinayaan niya rin ito sa gitna ng muling pagbabalik ni Ivana sa buhay nito. Hindi malaman ni Sandra kung nananadya ba ang tadhana. Pero may narinig siya sa background na parang pintong bumukas at may tinig ng isang babae na kung hindi siya nagkakamali ay tinig ni Ivana. Kasunod niyon ay ang biglang pamamaalam ni Franco. Sandali, si Ivana ba yung narinig ko? Pero wala na ang binata sa kabilang linya. Nakasimangot ang dalaga na ibinaba ang cellphone. Nagkabalikan na sina Franco at Ivana? Biglang tanong ng kanyang ina na katabi niya sa sasakyan. Hindi po, ma. Sana lang talaga ay hindi dahil malaking kalokohan yun kung sakali. Pero nagkakasama sila. Kailan pa? Nung Lunes lang po, nakasimangot niyang sagot na nasa kalagitnaan ng pagtitext kay Franco. Parang narinig ko ang boses ni Ivana. Nandiyan ba siya? Huwag kang magpapaaswang sa kanya. Nagreply si Franco. Sandra, hindi niya ako inaaswang. Then ano ang ginagawa niya dyan? We're going out to have lunch. Business meeting? Hindi agad nagreply ang binata at hindi niya yun nagustuhan. Malapit na siyang mainis nang makatanggap siya ng text mula rito na ang sabi, date. Date? Lumabas sina Franco at Ivana para mag-lunch date? Pero ano pa nga ba ang dapat niyang asahan? Minahal lang husto ni Franco si Ivana, kaya malamang na gustong bigyan ng binata ng ikalawang pagkakataon ang naudlot na relasyon sa babaeng yun. Hindi mapakali si Sandra. Halos isang linggo na siya sa malaking bahay na yun at halos isang linggo na rin niyang iniisip ang boss niyang nagpapunta sa kanya dun. Pilit niyang hinuhulaan kung ano nang estado nito at ni Ivana. Ang nakakayamot ay ni hindi tumatawag sa kanya ang binata. Nakalimutan na agad siya ng dahil lang sa Ivana na yun. Nang sa wakas ay tumawag na si Franco ay gustong gusto niya itong tanungin tungkol kay Ivana. Pero di niya nagawa sa takot na marinig mula rito ang isang bagay na ayaw niyang marinig. Pero bakit nga ba siya natatakot? Dahil sa naguguluhan ay lalo siyang nayamot. How's your vacation coming along so far? Tanong ni Franco. Vacation? Vacation pa ba na matatawag na sa halip na nagre-relax ay nababagabag siya ng kung anong-anong mga naiisip at nararamdaman? Okay lang. Anong okay? Can you be more specific? Ano to? Pinag-leave mo ko sa trabaho pero gusto mong bigyan kita ng progress report sa kung paano ko pinapalipas ang araw ko. Natahimik ang binata sa kabilang linya bago nagsalita. What's wrong, Sandra? Halata ang concern sa boses nito dahilan upang mawala ang pagkayamot niya. And it became clear to see what's wrong with her. Namimiss na niya si Franco. But was that really wrong? Pwede kasing tama lang yun. Kung siya nga ang tatanungin ay mas tama yun kaysa sa pakikipagmabutihan nito uli kay Ivana. Sa naalala ay bumalik ang pagkayamot niya. Pero agad ding pinigil dahil namimiss nga niya ang binata. Kaya dapat ay hindi niya ito awayin. Nothing's wrong, tugon niya sa mahinahong boses. Are you sure? You sound like you're not okay. I'm okay. So, what have you been doing? Nilingon ni Sandra ang canvas na kanina lang ay kaharap niya. Sa kagustuhang mawala si Franco sa kanyang isip ay sinubukan niyang pagtuunan ng pansin ang isang dating hobby. Pero wala eh. Kahit ano pa ang kanyang gawin ay hinahanap-hanap niya ito. Siguro kasi ay nasanay na siya na palaging kasama ang binata. I've been painting, pagbibigay alam ni Sandra sa binata. Really? May bahid ng excitement sa boses nito. That's great. Bigyan mo ako ng obra mo ah. Didisplay ko dito sa opisina. Napangiti siya at nakipagpalitan pa ng ilang salita bago biglang sinabi ni Franco na pupunta raw ito roon sa birthday niya sa susunod na linggo. Sakalang niya naalala na magbe-birthday na nga pala siya.
araw ng birthday ni Sandra, nagluto siya ng masarap na pagkain na pinagsaluhan nilang buong pamilya. Dahil Sabado ay walang pasok sa eskwela ang nakababata niyang kapatid at kinulit siya nito kung anong oras daw ba darating si Franco. Di ko rin alam eh, wika niya kay Shelo na halatang excited. Close din kasi ito kay Franco. Actually, medyo spoiled nga dahil kung anong-anong kakikaya ng hinihirit kay Franco na binibigay naman ng binata. Pagsapit ng hapon ay naiinip na si Sandra kay Franco. Gumabi na at nakatulog na siya sa sofa ay hindi pa rin ito dumarating. Nang magising ang dalaga ay nakalanghap siya ng isang pamilyar na pabango at nag-aalangang kumilos dahil parang nakalutang siya. Pero nang sa kanyang pagmulat ay makita niya si Franco ay napagtanto niyang buhat siya nito. Tinitigan niya ang binata. Naramdaman marahil ni Franco ang pagtitig niya dahil yumuko ito. Hey, marahan itong pagbati. Saan mo ko dadalin? Sa kwarto. Bakit ka dyan sa sofa natulog? Naisip ni Sandra na huwag magsabi ng totoo. But there was something in Franco's eyes that seemed to be asking for everything that was true. I was waiting for you. Gumuhit ang tenderness sa mukha nito. I'm sorry. Punong-puno kasi ang schedule ko ngayon. Nanghiram na nga ako ng chopper kay dad para lang mahabol ko ang araw na to. Kaso ginamit rin niya yung chopper. Late na siya nakabalik kaya late na rin ako nakaalis. Anong oras na ba? Hindi pa naman alas 12 kaya hindi pa ako huli. Happy birthday! Nakangiti si Franco. At sigurado si Sandra na hindi niya malilimutan kailanman ang paggagiliw na nasa mukha nito. Gusto niyang umiti rin. But at that moment, all she could do was gaze longingly at him. Thank you. Nag-dinner ka na? Hindi pa, pero ako nang bahalang maghanap ng makakain sa kusina. Go back to sleep. Dahil may pakiwari si Sandra na kung patuloy niyang tititigan si Franco, ay hindi malayong may gawin siyang ikagugulat nilang pareho. Bumalik siya sa pagkakapikit, pero gising na gising ang diwa niya at iniisip kung bakit nagkakaganon siya. Dahil ba ngayong nasa mga bisig siya ni Franco ay hindi na niya ito dapat mamiss? Subalit hindi, dahil nadadagdagan palalo ng presensya ng binata ang pangungulila niya rito. Kinabukasan ay maagang bumangon si Sandra. Habang nililigpit ang pinaghigaan ay malinaw niyang naaalala kung paano siya marahang inilapag ni Franco sa kama kagabi at kinumutan bago ito linisan ang kanyang silid. Sa kung anong dahilan ay may iba sa kanyang pakiramdam. Kung dahil yun sa pangungulila sa binata sa paraang iba sa nakasanayan niya ay wala siyang ideya. Katulad ng wala pa rin siyang ideya kung ano nang nangyari kina Franco at Ivana. Sa naisip ay lumabas si Sandra ng silid at agad na hinanap ang binata. Sa kusina niya to nakita. Katuwang ang kanyang ina sa pagluluto ng almusal. Good morning! Nakangiting bati ni Franco nang malingunan siya. Tumango lang si Sandra at pinagmasdan ng binata. Sinubukan niyang hanapan ng binata ng mga palatandaan na pwedeng magbigay linaw sa civil status nito. Kung single pa ba ito o hindi na. May gusto ka bang tanong sa akin? Nakangiti na wika ni Franco. Nang maya-maya pa ay tapos na silang mag-almusal. Nakaligo na at nasa sala na sila ng bahay. Magkatabi sila at pinakikiramdaman ng isa't isa. Anong ibig mong sabihin? You're particularly silent. You're watching my every move. It's as if you want to ask me something. Ano yun? Nagpakawala ng malalim na hininga si Sandra at hinanda ang sarili sa pwedeng isagot ng binata sa itatanong niya. Kayo na ba uli ni Ivana? Hindi nagulat si Franco. Halatang inaasahan na ang kanyang tanong. Kung hindi nga siya nagkakamali ay alam na ng binata na yun ang itatanong niya. Pero sa halip na kusang magsabi ng tungkol sa estado ng relasyon nito kay Ivana, ay hinintay pa talaga na magtanong siya. Nakakainis ka, Franco. Wika niya sa sarili. Marahang tumango si Franco. Yes. Nawala ang inis na nararamdaman ni Sandra at napalitan ng isang mabigat na damdamin na parang hindi niya kayang dalhin. Sa pagdaan ng katahimikan sa pagitan nila ay parang may kung anong gustong kumawala sa puso niya. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang binata. You're not okay with it. Does it matter? Sandra, bakit ba? Ano ngayon kung hindi okay sa akin? Dati pa naman ay alam mo na hindi, di ba? Nung mismong araw na bumalik si Ivana ay alam mo nang hindi okay sa akin na makipagbalikan ka sa kanya. But did it matter? Did it mean anything to you, Franco? No. Dahil ginawa mo yung mismong bagay na tinututulan ko. Okay, let's drop the subject.
Nagpunta ako dito dahil birthday mo kahapon at gusto kong pasayahin ka ngayon. Huwag tayong magtalo. Tumayo si Sandra mula sa sofa pero pinigilan siya ni Franco sa braso. Saan ka pupunta? Sa kwarto. Ayaw mong magtalo tayo, di ba? Pero dahil hindi ko mapigil ang bibig ko, doon ako sa kwarto. Wika ng dalaga. Huwag ka namang ganyan. Milya-milya ang nilakbay ko makapunta lang dito tapos bigla mo na lang akong iiwasan. Huwag mo nga akong dramahan. Nag-chopper ka papunta dito kaya kahit milya-milya yung nilakbay mo ay madali lang yun para sa'yo. At ano ngayon kung nandito ka dahil birthday ko kahapon? Pinasasama mo naman yung loob ko ngayon. Hindi ka na lang sana nagpakita. Nakalayo na si Sandra nang rumihistro sa diwa niya ang mga salitang binitiwan. At sa nakitang gulat na ekspresyon sa mukha ng kanyang ina na nasa lubong niya sa hagdan, nakumpirma niya na may mali sa sinabi niya sa binata. Agad siyang pumihip, pero hindi na niya nakita si Franco sa sofa kung saan niya ito iniwan. Lumabas, marahang pagbibigay alam ng kanyang ina na nakuhang hinahanap niya ang binata. Hindi sa nakikialam ako, anak, pero ano bang pinag-aawayan niyo? Hindi siya sigurado kung paano magsasabi ng problema sa kanyang ina. Matagal na niyang hindi ginagawa yon dahil mula nang sumama siya kay Franco upang magtrabaho sa Tagig, ang binata na ang palaging unang nakakaalam ng kanyang problema. May kinalaman ba to kay Ivana? Panghuhula nito na mukhang hindi pa rin nagbabago, matalas pa rin kung makiramdam. Tumango si Sandra. Kasi ma, sila na uli. At nasasaktan ka. Tama ba ako, anak? Po? Hindi po. Bakit naman ako masasaktan? Hindi siya sinagot ng kanyang ina. Sa halip ay pinisil ang kamay niya. Nandito lang ako sakaling kailangan mo ng kausap, anak. Huwag kang mahiyang magsabi, okay? Naguguluhang sinundan ni Sandra ng tingin ng kanyang ina. Mahihalam ba to na hindi niya alam? Parang napakarami nang nangyayari sa kanya na hindi niya maintindihan. Halimbawa na lang si Franco. Hindi niya gustong awayin ng binata, pero yun mismo ang kanyang ginawa. Nang sabihin kay Sandra ng kanyang ina kanina na lumabas si Franco, ay alam agad niya na sa beranda nagpunta ang binata. Hindi siya nagkamali. Naroroon nga si Franco, nakaupo at nakatingin sa hawak na kahon. Luminga ito sa kanya nang maupo siya sa tabi nito. I'm sorry, marahan niyang sabi. I overstepped my boundaries. Maiintindihan ko kung sakaling naiisip mong palayasin ako rito sa bahay niyo. Maiintindihan ko rin kung hindi mo nagugustuhin pabalikin ako sa trabaho. Executive assistant lang naman ako pero masyado akong nakikialam sa love life mo. Hindi ka executive assistant lang, Sandra. You've become a close friend, which is why I respect and value your opinion. Pero minsan talaga kahit ang dalawang malapit na magkaibigan ay nagkakaroon ng pagkakaiba ng opinion. Napayuko si Sandra dahil tama si Franco at maling-mali siya. Oo nga eh. I'm really sorry. Inabot sa kanya ng binata ang hawak nitong kahon. Ano to? Buksan mo. Oo nga pala. Naroroon si Franco dahil birthday niya kahapon at ang kahon yun ay malamang na regalo nito. Sabik na binuksan ni Sandra ang kahon pero nahinto siya sa nakita. Hindi ko to pwedeng tanggapin. Hindi ako tumatanggap ng jewelry bilang regalo. Paniguradong mahal to, Franco. Hindi makapaniwalang wika ng dalaga. Those are just hairpins. Jeweled hairpins. Why don't you try them on? You usually wear your hair up in a tight bun at the office. Try a loose bun and then pin it with those. Nag-isip muna si Sandra dahil mahal ang regalong yun. Higit pa siguro sa doble ng presyo ng mga nauna nitong regalo sa kanya. Hindi niya yun pwedeng basta na lang tanggapin. Pero ang binata na mismo ang pumili ng hairpins na gusto nitong subukan niya. Dahil nga madalas niyang ipusod ang buhok ay nagagawa niya yon kahit wala siya sa harap ng salamin. Sinuklay-suklay niya ang buhok gamit ang kamay, inipon yon at pinaikot. Hinayaan niyang maluwag ang pagkakapusod niyon katulad ng sinabi ni Franco. Sa kanya ipinirmi gamit ang ilang hairpins. Does it look fine? Hindi messy? Nahihiyang tanong ni Sandra. You look lovely. Pinakatitigan siya ng binata. Nung malapit na siyang maasiwa ay nagbaba ito ng tingin pero biglang kumilos ang isang kamay upang haplusin ang pati ng leeg niyang nalantad. Nagtayuan ang mga balahibo sa batok ni Sandra. Franco, you have a reddish mark here. Ah, yun siguro yung kinagat ng malaking langgam kahapon. Akala ko may lalaki ka nang pinayagang mag-iwan ng bakas ng halik dito.
sabi ng binata habang patuloy sa paghaplos ang hinlalaki sa parting iyon ng kanyang leeg. Ano? Kapag may nangahas na humalik sa iyo rito o kaya sa mga labi mo, o kahit sa pisngi mo lang o sa kamay, huwag kang basta-basta papayag ha, sapakin mo. Seryoso na wika ng binata. Paano kung boyfriend ko? May boyfriend ka na? Hindi ba't ka bilin-bilinin ko sa'yo na huwag kang maghahanap ng boyfriend dito? Hindi maikakaila ang mariing pagpoprotesta sa tono ng boses ni Franco. Wala pa akong boyfriend. Ikaw, masyado ka akong makareact. Puna ni Sandra bago siya napaisip kung bakit ganun magreact si Franco sa isiping may boyfriend na siya. Ano ba ang pinagkaiba niyon sa naging reaksyon niya kanina nang aminin ng binata na nakipagbalikan na ito kay Ivana? Wala. At weird na ganun sila sa isa't isa. Parang gustong-gusto mo na kasing magka-boyfriend. Tila nagre-reklamo pa na wika ni Franco. Siyempre, dahil 30 years old na ako. Giit naman ng dalaga. Napangiti ang binata. Pinawi ang kamay mula sa leeg niya upang sa pisngi naman siya haplusin. Hindi halata. Bulero! Mukha ba akong bulero, Sandra? Hindi, dahil mas mukhang nawiwili si Franco sa paghawak-hawak nito sa kanya at mukhang masaya itong kasama siya. Pabalik na sa tagig si Franco at hindi mailarawan ni Sandra ang nararamdaman. Gusto niyang sumama rito at parang gusto niyang magkulong sa kwarto. Huwag lang makita ang pag-alis ng binata. Dahil agad ding ipinasoli ng binata sa ama ang hiniram na chopper, ay eroplano ang sasakyan nito pabalik sa Maynila. At dahil hinatid nila ito sa airport, nawalan siya ng choice kundi panoorin ang pag-alis nito. Biglang huminto si Franco at nilingon si Sandra. Hindi nito kailangang tawagin siya dahil kusa siyang lumapit. Bakit? I forgot to say goodbye. Ano ka ba? Anong goodbye? Magkikita pa tayo. Maliban na lang kung wala ka ng planong pabalikin ako sa trabaho. Of course not. Hindi pa nga ako umalis eh, namimiss na kita. What I meant was, ayoko ng goodbye. Mariin niyang putol sa iba pa nitong sasabihin. Kumunot ang noo ni Franco at naunawaan ni Sandra na nagtataka ang binata sa naging pahayag niya dahil dati naman ay nagsasabi ito ng goodbye sa kanya pero hindi niya yun sinasalubong ng pagprotesta. Pero kasi dati pa yun, iba na ngayon. Naisip ni Sandra kung ano nga ba ang pinagkaiba ng noon at ngayon. Pero nahirapan siyang tukuyin yun, maigi na lang at hindi na nagtanong ang binata. Nawala na ang pagkakunot ng noo ni Franco at hinawakan siya sa balikat bago lumipat ang kamay sa gilid ng kanyang leeg na noong isang araw lang ay hinawakan din nito. Ilang sandaling nanatiling marahang nakalapat doon ang mainit na palad ng binata bago nagsalita. Okay, see you then. At saka lang ito bumitaw, bumihit at tuluyan naglakad palayo. Nang wala na si Franco sa kanyang paningin ay tahimik siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ina na kasamang naghatid sa binata sa Naga Airport. Nang lulan na sila ng sasakyang minamaneho ng kanyang ama ay nanatili siyang tahimik. Iniisip niya si Franco at iniisip din niya kung sa pagbababa nito sa eroplano sa NAIA ay sasalubungin ito ni Ivana. Kung bakit naman kasi kailangan pang makipagbalikan ng binata sa babaeng yun, hindi sana siya nagsiselos at nasasaktan ngayon. Natigilan si Sandra. Kung gayon, ay tama si Franco nang minsan nitong sabihin na nagsiselos siya kay Ivana. Tama rin ang kanyang ina na nasasaktan siya. Dahil kung noon ay boss at kaibigan lang ang turing niya kay Franco, ngayon ay higit pa ron ang tingin niya sa binata. Dahil may iniingatan na pala siyang damdamin para dito. Kung magiging stricto si Sandra sa isang buwan niyang leave sa DMC, ay bukas pa dapat ang pagbabalik trabaho niya. Pero bakit pa niya hihintayin ang bukas kung pwede naman ngayon na niya mismo makita ang lalaking palagi nang nasa kanyang isip? Pumasok siya sa opisina. Gumuhit naman ng isang matamis na ngiti sa mga labi ni Franco nang makita siya. Sandra! Halos hindi siya makahinga sa isinalubong nitong mahigpit na yakap. Pero sa halip na kumalas, ay ipinulupot pa niya ang libreng kamay sa bewang nito. You're early! Marahang wika ng binata nang sa wakas ay pakawalan siya nito. Di ba dapat ay bukas pa ang balik mo? Kinunutan niya ito ng noo. Ayaw mong nandito na ako? Silly woman, am I not happy to see you? He did look happy and of course, she was happy too. Obviously, sabik din sila sa kanilang muling pagkikita. Kaya nga nahanap nila ang mga sarili sa bisig ng isa't isa. Ibinigay ni Sandra ang pasalubong niya kay Franco. Tinanggap naman ng binata ang pasalubong. Tinanggal ang papel na nakabalot doon. Nang makitang yon ay ang painting na hinihingi sa kanya ay nginitian siya nito. Tinanggal ang isang nakasabit na plaque sa dingding ng opisina at ipinalit ang painting. Sandaling pinagmasdan ni Franco ang painting bago siya tinignan.
"You look blooming and radiant," pagkuhan ay sabi nito. He sounded earnest and sincere, dahilan upang lumubo ang kanyang puso. Ngunit sa kagustong huwag iyong mahalata ng binata ay nagbiru siya. "Baka ganun talaga, kasi in love ako." Natigilan si Franco bago na alarmang nagsalita. "In love ka? Did you meet someone in Naga while you were there at na-in love ka? But just about 2 weeks ago ay magkasama tayo at malinaw mong sinabi sa akin na wala ka pang boyfriend. Tapos, bigla na lang ay in love ka?" Biglang seryoso na wika ni Franco. "Joke lang, ikaw naman high blood ka agad." "I mean it, Sandra. Hindi ka pwedeng ma-in love ng ganun kabilis. Sino ba yun?" "Joke nga lang," giit ni Sandra. Pero ang totoo ay in love nga siya. Hindi sa kung sinong lalaki kundi kay Franco Del Rio. Dahil yung kaunting crush na hindi na niya ikakailapan na mayroon siya sa binata simula pa lang ay yumabong na pala sa pagdaan ng panahon nang hindi niya namamalayan. Naging isa na yung seryosong paghanga na nahaluan ng atraksyon hanggang sa tuluyan na siyang ma-in love dito. Tinitigan siya ni Franco na parang sinusukat kung may bahid ng katotohanan ang biro niya. "So what's our agenda for today?" Pag-iiba niya sa usapan. Naupo si Franco sa sofa at hinila siya. "Kadarating mo lang galing bakasyon. Mag-relax ka muna." "Kadarating ko lang galing bakasyon at 1 month yon. 1 month akong nakapag-relax. So, now that I'm back, I'm ready to work." "Shh!" Tila naglalambing na pagpapatahimik sa kanya ng binata. Kumilos ang kamay nito upang kuhanin ng bag niya at ilapag yon sa misita at marahan siyang isandal sa sofa. Nahihiwaga ang napatitig na lang dito si Sandra. Nang may kumatok ay napalinga siya sa pinto. Bumukas yon at dumungaw ang isang babaeng may ipinaalalang meeting kay Franco. Sa narinig ay nakuha niya na ito si Trixie, ang temporary assistant na pumalit sa kanya. Nawala na si Trixie at nagpaalam sa kanya si Franco na pupunta sa meeting. Pero bago lumabas ng opisina ay nagbilin ito sa kanya. "Stay seated. Gusto ko pagbalik ko ay nakupo ko lang dyan. Walang ibang ginagawa, walang pinagkakaabalahan, maliwanag pa," wika pa ng binata. Anong problema ng lalaking ito at parang ayaw siyang pagtrabahuhin? "Franco, sandali lang ako, tuluyan na itong nagpaalam." Maya-maya pa ay muling bumukas ang pinto. Sa pag-aakalang si Franco yon ay umayos si Sandra sa pagkakaupo sa sofa na katulad ng binili nito para lang matigilan dahil sa pagpasok ni Ivana sa opisina. Natigilan din si Ivana nang malingunan siya. Alanganin itong umiti sa kanya. "Hi, nakabalik ka na pala." Hindi ngumiti si Sandra. Hindi rin niya tinugon ang pagbati nito. "Si Franco?" Napilitan siyang tumugon nang maalalang girlfriend na nga pala uli ni Franco ang babae at hindi maganda na maging bastos siya rito. "Wala. Saan pumunta?" "Sa meeting. Dito lang din sa building o lumabas siya? Hindi ko pwedeng sabihin." Ang totoo ay pwede namang sabihin ni Sandra dahil girlfriend nga ni Franco itong kausap niya. Sa ibang tao lang niya hindi ipinaaalam ang whereabouts ng binata, pero kasi para sa kanya ay ibang tao pa rin si Ivana. Umihit ang babae. Anyong aalis na pero humarap muli sa kanya. "Are you mad at me, Sandra?" Hindi niya inasahan ang tanong na yun pero nakahanda siyang tumugon. "Hindi, pero ayaw mo na sa akin para kay Franco dahil sa ginawa ko noon sa kanya. At concern ka na baka gawin ko uli yun, na baka saktan ko siya uli, na baka iwan ko siya uli. Just so you know, I'm not about to repeat any of those foolish things I did before." Paliwanag ni Ivana. Parang gustong itanong ni Sandra kung paanong nakasisiguro si Ivana sa bagay na yun. Ngunit kapag Kwan ay in-acknowledge na rin niya yung naging pahayag nito. "Okay, pero hindi ko pa rin pwedeng sabihin sa'yo kung nasa ang meeting si Franco. I understand, it's your job to protect his privacy. At sa mga naikwento ni Franco sa akin tungkol sa'yo, I'm really impressed. I think I agree with him that you are the best assistant in the whole world." Mayos naman ang boses ni Ivana nang sabihin yun. Pero hindi maiwasan ni Sandra ang isipin na ipinaalala ng babae sa kanya ang lugar niya sa buhay ni Franco. Na best assistant lang siya. At kahit pa nga sinabi na mismo ng binata na hindi siya basta assistant lang kundi isang malapit na kaibigan, ay wala pa rin siyang laban. Dahil mas matimbang pa rin si Ivana na girlfriend ni Franco. Hindi lubos akalain ni Sandra na pwede palang maging kaakibat ng pagiging in love ang magkunwaring okay siya. Ang magpanggap na hindi siya apektado sa kanyang nakikita. Ang nakakainis ay parang sinasadya pa ng pagkakataon na araw-araw ay nagpapakita si Ivana sa opisina habang ang tanging pwede niyang gawin ay ang sikilin ang nag-aaklas na damdamin tuwing lalambingin ng babae si Franco. Katulad ngayon, halos kalahating oras pa bago ang lunch break pero nadatnan na niya sa opisina si Ivana
na kumakain at sinusubuan si Franco. Sandali niyang inilapag sa desk ng binata ang report na ginawa nila ni Trixie sa cubicle sa labas lang ng opisina bago tinungo ang pinto upang muling lumabas. Sandra, wait! Tawag ni Ivana sa kanya. Nilingon niya ito. Yes? Lunch! Tumaas ang isang kilay ni Sandra dahil kitang-kita namang kumakain na sina Ivana at Franco ng lunch. Kailangan talagang ipangalandakan sa kanya. Pero nagdetalye ang babae na tumayo pa upang lapitan siya. Dinalan ko kayo ng lunch ni Franco. At naunawaan niya na inaalok pala siya nitong kumain. Umiling siya at mabilis na nag-isip ng palusot. No, thanks. May gagawin pa kami ni Trixie at siya ang kasabay kong magla-lunch. How about tonight? Franco and I have a dinner date and I would really be glad if you could join us. Para ano? Para maging third wheel sa date nito at ni Franco? Nais sana niyang sabihin pero napigil niya ang sarili. Tatanggi pa dapat si Sandra pero napatingin siya kay Franco. He looked expectant. Actually, he looked as if he was going to be disappointed if she said no. Kaya sumang-ayon din siya sa huli. Okay, sige. Wow! Really? Gumuhit ang isang tipid ng ngiti sa mukha ni Ivana. Thank you. I hope we could be friends again. Friends? Sila? Gusto nitong maging friends uli sila na katulad noon? Totoo ba yun? Parang hindi. Dahil para saan? Ano ang dahilan? Girlfriend pa rin naman ito ni Franco kahit hindi sila maging magkaibigan. At nasasaktan siya sa isipin na ito na ngayon ang buhay ulit ni Franco. Hindi sa pumapapil si Sandra sa dinner date ni na Ivana at Franco. Pero kasi, kusa naman siyang inimbita ni Ivana. Kusa ring umalis agad ang babae sa restaurant kung saan sila naghahapunan dahil may emergency raw sa trabaho at iniwan si Franco sa kanya. Alangan na hindi niya aliwin ng binata. Ginawa lang nila ang kadalasang ginagawa sa ganoong pagkakataon, ang magkwentuhan sa pagitan ng pagkain. Nang pauwi na sila, nagpresenta si Franco na ihatid siya na hindi na niya natanggihan dahil hindi na rin iyon bago sa kanila. Sandra, naalala mo ba yung nagsisimula pa lang tayo? Sabi ni Franco nang lula na sila ng sasakyan nito. Napatingin siya sa binata dahil naguluhan siya sa tanong nito. Nagsisimula? Tayo? Huwag nitong sabihing naging sila nang hindi niya alam. Wika niya sa sarili. Nung sinisimulan pa lang natin ang DMC, nung sumama ka sa akin papunta rito para maging katuwang ko, kahit hindi ka sigurado kung may patutunguhan ba yung kumpanyang gusto kong itayo. Yun pala ang tinutukoy ni Franco. Of course, I still remember that. It was only 10 years ago. Pero kahit pa lumipas ang maraming taon, ay sigurado si Sandra na maaalala pa rin niya ang pangyayaring yun. Dahil doon siya nagkaroon ng pagkakataon makilala ng husto ang isang Franco del Rio. 10 years, pag-uulit nito. Kailan lang, no? But it's as if you've been with me forever. Forever? Alam ba ni Franco sinasabi nito? Dahil siya ay alam niya na kung magkakaroon sila ng forever ay magiging masaya siya. Ilang ulit na pinadaanan ni Sandra sa isip ang salitang forever hanggang sa mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hanggang pati sa panaginip ay sinundan siya ng forever na yon. Sa forever nila ni Franco na kasalukuyang napapanaginipan ni Sandra ay tulog siya. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing ay bahagya siyang kumilos sa bisig ni Franco, dahilan upang yumuko ang binata at ngumiti nang makitang inihilig niya ang mukha sa dibdib nito. Pumasok ito sa kanyang silid. Maingat siyang inilapag sa kama. Hinubad nito ang sapatos niya. Naupo si Franco sa gilid ng kama at tinitigan siya. Kapag Kwan ay kumilos ang magkabilang kamay upang tanggalin sa buhok niya ang mga hairpin na binigay nito. Magaan at maingat ang paggalaw ng mga kamay ni Franco na halos hindi yon maramdaman ni Sandra. Nakulangan siya roon. She wanted to feel him more. Franco, anas niya, sabay pigil sa braso nito. Inilapit niya ang mukha sa kamay nito. I'm sorry I woke you up. Nahinto si Sandra. Gising siya? Nagmulat siya at nasa lubong ang titig ng binata. Did I hurt you? Umiling ang dalaga. One last pin. Nakuha ni Sandra ang ibig sabihin ni Franco. Pinakawalan niya ang kamay nito at hiniya ang tanggalin na natitirang hairpin sa buhok niya. Naglibot siya ng tingin. Nakuha marahil ng binata na disoriented siya dahil nagpaliwanag to. You fell asleep in the car. Masuyong wika ng binata.
Ibig sabihin ay binuhat siya ni Franco mula sa sasakyan at dinala sa silid na katulad ng kanyang napanaginipan. Kung panaginip nga talaga yun. Pwede kasing habang buhat-buhat siya ng binata ay nagising ang kanyang diwa. At ang inaakalang panaginip ay interpretasyon lang pala ng kanyang isip sa mga nararamdamang pagkilos nito habang nananatili siyang nakakapit. Ginalaw-galaw ni Sandra ang mga paa. Wala siyang suot na sapatos. Are you okay? Napansin ko lang na parang napapadalas na binubuhat mo ko. Naisip ko kasi bakit pa kita gigisingin para bumaba ng sasakyan kung pwede naman kitang buhatin at dalhin dito. You seem to get tired easily. Sigurado ka bang sapat na yung naging bakasyon mo? Pwede kong magbakasyon uli. Franco, hindi ko kailangan ng isa pang bakasyon. I'm not even tired at all. Antok na antok lang siya dahil ilang gabi na siyang hindi nakakatulog kaiisip dito. At sa kung ano ang gagawin niya sa kanyang damdamin para dito. Sure? Sure. Besides, how am I going to get tired when you haven't even given me back my entire workload? Bakit nga ba? Ayaw mo na ba akong magtrabaho sa'yo? Kasi nakakahalata na ako. Karamihan ng dati kong trabaho na pansamantalang ipinahawak mo kay Trixie habang nagbabakasyon ako, siya pa rin yung humahawak kahit ngayon nakabalik na ako. Be honest with me, Franco. Are you planning to fire and replace me with Trixie? Biglang seryoso na wika ni Sandra. What? Why on earth would I do that? Ewan ko sa'yo. Ikaw tong magulo. Sandra, hindi ko gagawin yun. Bakit ko gagawin yun gayong kapag wala ka ay mahirap para sa akin ang mag-function? Nung mag-vacation ka nga sa Naga ay hinahanap-hanap kita, alam mo ba? You're exaggerating. No, I'm telling you the truth. You asked me, didn't you? So I'm telling you the truth. I've decided to hire Trixie permanently, but I did it not to get rid of you, but to keep you. Para may kahati ka sa trabaho. Dahil ayaw ko nang maulit pa yung biglang pagkukulaps mo sa sobrang pagod at puyat. Dahil ayaw ko ring hintayin pa na tuluyang mapagod ka at ikaw na mismo ang magdesisyon na iwan ako. Hinding-hindi ko gugustuhin mangyari yun. Kailangan kita. Hindi ako sanay nang wala ka. Dahil nawalan ng sasabihin ay hindi tumugon si Sandra. Tumitig na lang siya kay Franco. Gumanti ito ng pagtitig. At sa sandaling iyon na magkahinang ang kanilang mga paningin ay walang kumilos sa kanila. Pero may kung anong nag-iba sa maliit na distansyang nasa pagitan nila. Nag-iwas ng tingin si Franco, pero bigla ay gumunot ang noon nito. Nang sundan niya ang direksyon ng tingin ng binata, ay nakita niya itong nakatitig sa painting na hindi nito dapat nakita. Nung matapos si Sandra sa pagbabakasyon sa Naga, ay bumalik siya sa Taguig dala ang dalawang painting. Ang isa ay ibinigay niya kay Franco, at ang ikalawa ay ikinabit niya sa dingding ng kanyang kwarto. Bago siya magbakasyon, ay nakapasok pa si Franco sa kwarto niya nung gabing mag-collapse siya. Alam niyang alam nito na bago ang painting na yun. Halos isang linggo na lang ang nalalabi sa bakasyon niya noong ipininta niya ang ikalawang painting na yun kung saan makikita ang figura ng isang babae at isang lalaki na parehong nakatalikod, nakapusod ang buhok ng babae at nakaakbay ang lalaki sa babae. It wasn't a joke. Naunawaan ni Sandra ang ibig nitong sabihin pero nagkunwari siyang walang alam. Ha? Yung minsang sinabi mo sa akin na in love ka. It wasn't a joke. It's true. You really did fall in love with someone in Naga. Ang totoo ay hindi sa Naga eksaktong nangyari na na in love si Sandra. Dahil bago pa man siya nagbakasyon ay dito pa lang sa Taguig, she was already in love with Franco. Sa Naga lang niya napagtanto. Pero dahil hindi niya yun pwedeng sabihin sa binata, hindi na siya muling nagsalita pa. Nawalan naman din ng imik si Franco. Ilan sandaling nawalan ng kibo habang titig na titig sa kanya bago tumayo, pumihit at lumabas ng silid. Kinabukasan, katulad ng nakasanayan, ay maagang pumasok si Sandra sa opisina. Pero si Franco ay hapon na nang magpakita doon. Tinanong niya ang binata kung saan ito nang galing, pero parang hindi siya narinig at nagtuli-tuli lang sa desk nito. Nilapitan niya si Franco. Franco, ano ba? Kinakausap kita. Bakit ngayon ka lang? Where have you been? I've been so worried. Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi mo sinasagot ang cellphone mo. Pinuntahan kita sa bahay mo kanina, wala ka dun. Tinawagan ko na sina Vincent at Robert pero wala sa kanilang nakakaalam kung saan ka nagpunta. Kahit si Ivana ay hindi alam kung nasan ka. Sa wakas ay tumugon na ang binata.
Ano namang kinalaman ni Ivana dito? Nung babakasakali akong magkasama kayo, wika ng dalaga. Hindi kami magkasama, namasyal akong mag-isa. Namasyal? Halos tumili si Sandra. Namasyal ka habang alalang-alala ako sa'yo? Mali ko bang mag-aalala ka? Ano bang klaseng sagot yan? Of course I'd be worried if you suddenly went missing. Lumipas ang sandali na nakatingin lang si Franco sa kanya. Sa muling pananahimik nito ay ginamit niya ang pagkakataon upang subukang unawain ang binata. Naunawaan niyang hindi ito namasyal. Mas malamang na pumunta lang si Franco sa kung saan para iwasan siya dahil parang galit ito sa kanya. Sinabi lang ng binata na namasyal ito para galitin siya, para ilihis ang kanyang atensyon sa totoong dahilan ng pagkakaganoon nito. Nagbuntong hininga siya. Bakit ba kasi? Marahan niyang sabi. Dahil ba dun sa painting? Pero painting lang naman yun, bakit ka nagkakaganyan? Nagsiselos ka ba? Parang gusto niyang idugtong. Dahil sa inaakto ni Franco ay tila ba nagsiselos nga ito sa isiping in love siya sa lalaking ipininta niya. Kung pwede niya lang sanang sabihin na ang lalaking yun ay walang iba kundi ito. Pero hindi niya pwedeng sabihin yun dahil may Ivana na ito. Nang may kumatok sa pinto ay hindi niya yun pinansin dahil saktong nagsalita si Franco. Wala akong pakialam sa painting na yun. Bumukas ang pinto at iniluan niyon si Vincent. Oh, nandito ko na pala. Saan ka ba galing? Pinag-alala mo ng husto si Sandra. Diyan lang. Tila baliwalang tugon ni Franco sa nakababatang kapatid. Nagpalipat-lipat ng tingin si Vincent sa kanilang dalawa. Nag-aaway ba kayo? Si Franco ang patuloy na nakipag-usap sa kapatid nito. Hindi. Ano yung painting na narinig ko? Hindi na tumugon si Franco. Hindi na rin naman nagsalita si Sandra. May kumatok uli sa pinto pero nang hindi nila pansinin ay bumukas yon at pumasok si Ivana. Siguro ay halata talaga na may tensyon sa pagitan nila ni Franco dahil katulad ni Vincent ay nakaramdam si Ivana. Is something wrong? Tanong ng babae. Hindi sila umimik ni Franco dahilan upang si Vincent ang tumugon kay Ivana. May pinag-aawayan silang painting. Parang gustong makiusap ni Sandra kina Vincent at Ivana na kung pwede ay umalis muna ang mga ito. Pero nahihiya naman siyang magsabi sa dalawa. Anong painting? Patuloy ni Ivana sa pagtatanong. Oo nga, ano ba yung painting na yun? Puno ang kuryosidad na segunda ni Vincent. Dahil mukhang hindi papaawat sina Ivana at Vincent ay napilitan si Sandra na tumugon. Painting na gawa ko. About? Pagpupursige ni Ivana. Pero hindi siya nagsalita. What? Wika pa ni Ivana. Wala bang sasagot sa akin? Ano ba kayong dalawa? Ano ba yung tungkol sa painting? Ulit na tanong ni Ivana. Sinagot ito ni Franco. About her and the man she's in love with. Now can we change the topic? Dahil hindi importante ang painting na yun para pag-usapan natin. I think it is, giit ni Ivana, pagkaraang pagmasdan si Franco. I think it is important that we talk about the painting. Dahil tungkol pala yun kay Sandra at sa lalaking iniibig niya. But you don't seem to approve of it. I mean, Franco, Sandra is an adult. She could fall in love and there's nothing wrong with that. Maliban na lang kung may patakaran na bawal ma-inlove ang mga executive assistant na nagtatrabaho dito. Bakit? Bawal ba? Seryoso na tanong ng babae. Umiling si Franco. Umaling naman si Ivana kay Sandra. Hindi raw bawal. And since you're no longer a minor and as such you could already decide for yourself, then go for it. How old are you anyway? Hindi sigurado si Sandra. Pero iba ang pakiramdam niya sa ginagawang pagtatanggol sa kanya ni Ivana. Tila ba ay may iba iyong motibo? Gayunman, dahil hindi naman ganoon ka-personal ang tanong ng babae, ay tutugon dapat siya. Pero inagawan siya ni Franco ng pagkakataon. 30. 30? Pag-uulit ni Ivana sa sinabi ni Franco. Pero nanatiling nakabaling sa kanya. You're even older than me. And from what I've heard about you, you're independent, intelligent, and hardworking. By all means, you deserve a love life. Parang alam na ni Sandra kung bakit siya ipinagtatanggol ni Ivana at kung bakit nito kinukumbinsi si Franco na hayaan siyang magka-love life na. Dahil katulad niya ay may kutubang babae na nagseselos si Franco sa isiping in love siya.
Nahuli niya si Franco na nakatitig sa kanya. Nang magbaba ito ng tingin ay lumipat ang tingin niya kina Vincent at Ivana. Nakapwa na nahimik habang tila inaanalisa silang dalawa ni Franco. Dahil parang may kung ano talaga sa pagitan nila ni Franco. At may kung anong hindi sinasabi sa Franco sa kanya na parang hindi nalalayo sa hindi niya masabi-sabing damdamin para dito. Kung sana ay sila lang dalawa ang naroon, ay pwede pa sigurong maglakas loob siya na tanungin ito tungkol doon. Tilang nakaunawa na biglang nagpaalam si Vincent. Tumayo si Franco, anyong susunod sa kapatid, upang marahil ay umiwas sa pagkakataong makapagtanong siya rito ng diretsyo. Pero pinigilan ito ni Ivana sa braso. Huminto si Franco at nilingon si Ivana. Nang kumawit ang isang braso ni Ivana sa balikat ng binata, ay nakuha agad ni Sandra kung ano ang nakaamba na mangyayari. Pero wala siyang nagawa kundi ang panuoring maghinang ang mga labi ng magkasintahan. Dahil kung pipikit siya o iiwas ng tingin, ay halos wala rin itong maitutulong. Sapagkat kusa pa rin huhulaan ng isip niya ang eksaktong detalye ng mismong tagpong yun. Kumalas si Franco sa halik at lumingon sa gawin niya. Sa puntong yon ay nagdesisyon siya na yumuko at hindi magkamaling tumingin sa binata o kay Ivana. Lumabas siya ng opisina at naisip na malamang ay sinadya ni Ivana na halikan si Franco sa mismong harap niya upang pamukaan o may ipaalala sa kanya o siguro ay kay Franco ito may gustong ipaalala. Ano pa man ang dahilan ay tama lang siguro yon. Dahil kung hindi yon ginawa ng babae ay hindi siya matatauhan mula sa muntikan ng paniniwala na may itinatagong damdamin ng binata para sa kanya. Na napakalabo dahil ang babaeng mahal ni Franco ay si Ivana. Alam na niya yon sa simula pa lang. Bakit pa niya kinalilimutan? Kaya huwag ka nang umasa, Sandra. Dahil kahit anong gawin mo, kaibigan ka lang niya. Wika niya sa sarili. May dalawang option si Sandra. Ang manatili sa trabaho at tiisin ang sakit na nararamdaman o ang mag-resign at subukang mag-move on mula sa damdamin niya para kay Franco. Kung iisipin niya ang sarili, siguro ay mas makabubuting piliin niya yung huli. Pero kasi tuwing maaalala niya ang sinabi ni Franco na kailangan siya nito, ay parang hindi niya kayang basta na lang mag-resign sa trabaho. Ang masaklak pa ay malinaw pa sa sikat ng araw na ang pangangailangan ni Franco sa kanya ay limitado sa trabaho. Dahil nakasanayan na ng binata na siya ang assistant nito, pwede sigurong kailangan din siya nito sa buhay bilang kaibigan, pero hanggang dun lang. Hindi makapili si Sandra sa dalawang option, kaya itinuon na lang niya ang atensyon sa pagwawalis sa harap ng kanyang apartment. Sa hindi sinasadya ay nakarating siya sa harap ng katabing apartment. Dahil alam niyang hindi naman magagalit ang kasalukuyan niyang kapitbahay, ay itinuloy na niya ang pagwawalis. Naalala niya noong si Franco pa ang kapitbahay niya. Ilang taon din yon na halos dingding lang ang pagitan ng tirahan nila bago nagpatayo ang binata ng bahay kung saan ito lumipat. Mag-iisang taon makalipas itong iwan uli ni Ivana. Ang hula niya sa dahilan ng ginawa ng binata ay gusto nitong magsimula uli at mag-move on mula kay Ivana. Ang siste ay hindi rin pala nakapag-move on si Franco dahil sa pagbabalik ni Ivana ay naging kasintahan uli ng binata ang babae. Patunay na mahal nga nito si Ivana. Nagbuntong hininga si Sandra. Pilit iniignora ang mabigat na pakiramdam. Umatak ang ulan na tila nakikiramay sa kanyang pinagdaraanan. Umasok siya sa apartment na upo sa sofa. Iniisip niya si Franco at ang dalawang option na pinagninilay-nilayan niya kanina lang. Nang may biglang kumatok sa labas ng pinto, tinungo niya ang pinto upang buksan yun. Franco? Kinalma ni Sandra ang puso niyang nagrigudon sa presensya ng di inaasahang panauhin. Agad niyang niluwagan ang pinto dito dahil umuulan sa labas at nababasa na ang binata. Tumuloy sa sala si Franco. Sandali niyang iniwan ang binata para ikuha ito ng hand towel. Hindi naman gaanong nabasa ng ulan si Franco, pero tinanggap nito ang towel at pinunasa ng sarili. Tinungo ng binata ang sofa. Naupo siya sa tabi nito. Ano ang ginagawa ng lalaking ito dito? Nakikipagbati ba sa kanya? Dahil kung tama ang pagkakatanda niya, ay hindi pa sila nakakapag-usap ng matino mula nang magtalo sila dahil sa painting noong isang linggo, mula nang masaksihan niya ang halik na pinagsaluhan nito at ni Ivana. Franco? Yes? Why are you here? Napatingin sa kanya ang binata
Di na ba ako pwedeng pumunta dito, Sandra? May iba sa boses nito. It was subdued. It was a little desperate. It was as if he needed to be there with her. Tinugon ito ni Sandra. You know you will always be welcome here. Have you eaten dinner? Nag-dinner na ako pero pwede kitang ipaghanda ng makakain. Wika pa ng dalaga. Hindi ko kailangan ng makakain. Okay, ikukuha na lang kita ng maiinom. Tumayo na siya upang gawin yun. Pero inabot ni Franco ang kamay niya. Hindi ko rin kailangan ng maiinom. Hinila siya ng binata pabalik sa tabi nito bago bumitiw rin agad sa kanya. Nalilito naman si Sandra na tumingin sa binata. Hindi ko rin kailangan ng maiinom, Sandra. Hinila siya ng binata pabalik sa tabi nito bago bumitaw rin agad sa kanya. Dito ka lang. Pinagmasdan ni Sandra si Franco. Relax na nakasandal sa sofa ang binata pero parang may nangyayaring hindi maganda rito kaya parang kailangan ng makakasama, nagtanong ang dalaga. Nag-away ba kayo ni Ivana? Bakit mo na itanong? Because you're not okay. Huwag mong itanggi at halatang halata naman sa itsura mo, Franco. Tama ka. Hindi ako okay pero hindi si Ivana ang dahilan, Sandra. Wala na si Dad at nawawala si Robert. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Malungkot na wika ng binata. Paanong wala na at nawawala? Wala na si Dad. He passed away last night. Cardiac arrest. Ibinalita ko kay Vincent at kay Robert. Nag-aya si Robert na pumunta kami ng Cagayan dahil nandun si Dad. The thing is, before we could go there, I had to tell Robert everything. Kesa dun pa niya malaman mula sa kung sino. Maigi na yung ako nang magsabi sa kanya. Dito pa lang kung ano yung totoo. And I did. Then early this morning, bigla na lang siyang nawala. Naunawaan ni Sandra kung bakit nasa Cagayan ng ama ni Franco. Ang alam ng karamihan ay may negosyo lang si Don Carlos del Rio doon. Pero alam niya na naroroon ang ikalawang pamilya ng Ginoo na binubuo ng isa pang asawa at anak nito. May ikatlo pang pamilya ang Ginoo pero wala sa Cagayan. Nasa Iloilo. Kung ang lahat ng iyon ay nalaman ni Robert ng isahan, ay hindi na nakakapagtaka kung nagalit ito at naisipang maglaho. Baka naman gusto lang niyang magpalipas ng sama ng loob. Naisip ko rin yan, Sandra. Pero halos gumuho kasi ang mundo niya kagabi nang sabihin ko ang totoo. So more likely ay hindi lang basta masama ang loob niya. Kay Blaze. Si Blaze ay best friend ni Robert. Sinubukan mo na bang hanapin siya kay Blaze? Pumunta na si Vincent kay Blaze kaninong umaga. Pero hindi rin alam ni Blaze kung nasan si Robert. And that's actually the reason why I'm really worried. Dahil kung gusto lang magpalipas ni Robert ng sama ng loob ay siguradong kay Blaze siya pupunta. Pero wala siya ron. Wala rin siya sa Naga. Tumawag ako sa mama mo kanina pero wala daw si Robert dun. Tumawag din ako sa Cagayan sa pagbabaka sakaling nauna na dun si Robert. Pero wala talaga. Makikita mo rin siya, Franco. Baka nag-iisip lang yun at nagpapalipas ng sama ng loob. I don't know, Sandra. All I know is that this is my fault. Kung sinunod ko lang sana yung sinabi mo na ipagtapat ko na kay Robert ang lahat noon pa, eh hindi ito mangyayari. Franco, yung sinabi ko, it was only a suggestion. Mas kilala mo si Robert kesa sa akin. Ikaw pa rin ang mas nakakaalam kung kailan ang tamang panahon para malaman niya ang totoong tungkol sa pamilya niyo. Nagbuntong hininga si Franco. Kapag Juan ay yumuko at tila nag-iisip ng malalim bago biglang tumingin uli sa kanya. Sandra, pwede ba akong may hingin sa'yo? Pwede mong hingin ng kahit na ano. Ano ba yun? Can I hold you? Kahit nagulat, ginawa ni Sandra ang unang pumasok sa kanyang isip. Ibinigay niya ang isang kamay kay Franco. Nang ipaloob yon ng binata sa magkabilang kamay ay hinayaan niya ito. Kahit naguguluhan siya. Dahil bakit biglang humihingi ng permiso si Franco para lang mahawakan siya? Samantalang kailan lang, nung makabalik siya mula sa pagbabakasyon, ay sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap nang walang paalam. Ano ang nangyari at bigla itong nag-aalangan? Huwag nitong sabihin na sa dami ng iniisip ay naaalala pa rin ito ang naging pag-aaway nila noong isang linggo. Nagdesisyon siya na bigyan na ng tuldok ang away nilang yun. I'm sorry, marahang sabi niya. I'm sorry about what happened to your dad and about this complication between you and Robert. And I'm sorry about the painting. I'm sorry that it angered you.
No, I'm the one who should say sorry, Sandra. Dahil wala naman talaga ako sa posisyon para magalit. I mean, who am I to dictate you what you should paint? And who am I to dictate to whom you should fall in love with? Ivana is right. You could fall in love and there's nothing wrong with that. Actually, there is something wrong with it. Dahil na in love ako sa lalaking may mahal ng iba. Sa madaling sabi ay hindi kami pwede kaya hindi ko na siguro siya dapat ipininta. Ang mas dapat siguro na gawin ko ay mag-move on na sa nararamdaman ko para sa kanya. Napatitig sa kanya si Franco at nakita niya na gumuhit sa mukha nito ang relief. May kasunod yung kung anong emosyon pero bago pa man niya mapangalanan ay kumilos na ang binata upang ipaloob siya sa mga bisig nito. Naguluhan uli siya. Franco, I need more time to hold you. More time to hold her. More time to hold her? Talaga ba yun ang kailangan ni Franco? Sa kinikilos ng binata ay para bang ang masigit nitong kailangan ay hindi lang basta mahawakan siya, kundi ang mayakap talaga siya. Sa sumunod na sandali ay nahanap ni Sandra ang sariling nakasandal sa tagiliran ni Franco, habang ang isang braso nito ay nakapaikot sa kanya. Nakaupo pa rin sila, nakapatong ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Pinakinggan niya ang tibok ng puso nito bago siya nahimok na tumingala rito. Nakapikit si Franco habang nakasahod ang ulo nito sa sandalan ng sofa. Hindi ito tulog, alam niya. But for a moment there, he seemed to be at peace. She did not want to disrupt that peace. Hindi na niya uli ibinalik ang ulo sa dibdib ng binata. Sa halip ay dumistansya ng kaunti para hindi niya ito nadadaganan. Pero hinigit siya ni Franco palapit sa sarili nito. I said, I need more time to hold you. Di pa ako tapos. Maliban na lang kung ayaw mo na. Mahinang wika ng binata. Hindi, kaya lang kasi... Ano, iniisip mo siya? Pero akala ko ba ang sabi mo ay mag-move on ka na sa kanya? Ano? Kaya ba parang bigla itong naging malaya sa kagustuhang yakapin siya ay dahil sa sinabi niyang yun? Hindi yun. Nag-aalala lang ako na baka nabibigatan ka na sa akin. Sandra, nakasandal ka lang naman sa akin. Paano ako mabibigatan? Besides, I carried you several times before but I never found you heavy. Sa narinig, sandaling hindi nakapag-react si Sandra bago nagdesisyong iyuko sa kanya si Franco. Baka kasi nakainom pala ang binata, kaya kung ano-ano ang sinasabi. Pero hindi naman ito amoy alak. Instead, he smelled of rain and musk. Hindi rin mukhang lasing. Nang magmulat ito, his eyes were clear and focused. Only, they were too focused on her. Then it happened. He kissed her. Napapikit si Sandra. Kumilos naman ang libreng kamay ni Franco upang sapuhin siya sa likod ng ulo habang ang brasong nakapaikot sa kanya ay ginamit upang ipihit siya sa mas komportabling posisyon. Naunawaan niya na magtatagal lang halik na yon. Puno ng pagkasabikang halik ng binata. May paglalambing at pagsuyo. May tahimik na pakiusap na tumugon siya. Ginawa niya yon. Tumugon siya sa halik ng lalaking minamahal niya. Sandra, wika ni Franco bago nito ginawang mariin ang pagkakalapat ng kanilang mga labi hanggang sa kusang umawang ang bibig niya. It was her turn to moan and whisper his name. But with the way their lips were locked, talking was impossible. It did not matter dahil ang puso niya ay ang ibinubulong na pangalan ay Franco. Naging mas maalab pa ang halik bago iyon unti-unting gumaan. At saka lang nagawa ni Sandra na tuluyang bumulong sa papaubos na hangin sa pagitan nila ng binata kasabay ng kanyang pagmulat. Franco, sa puntong yon ay parang natauhan ng binata. Bigla nitong inilayo ang mukha sa kanya. Kumurap-kurap ito at sinubukang magsalita pero walang nasabi. It's okay. You don't have to say anything. That kiss was amazing. And I probably deserve an explanation as to why you kissed me. Pero kung wala kang nakahandang paliwanag, ay huwag mo na lang alalahanin yun.
Marami ka nang iniisip ngayon. Nakayukong wika ni Sandra. Kumuhit ang pag-alala sa mukha nito. Hindi ka galit? Umiling siya. Hindi. Hindi ka bigla na lang maiilang sa akin dahil sa pangangahas kong halikan ka? Kinakausap pa rin naman kita, di ba? Ibig sabihin, pwede ako magpunta ng Cagayan na kampante ang loob ko. Napagbalik ko dito ay nandito ka pa rin. Baka kasi maisipin mong magpakalayo-layo at pagbalik ko, hindi na kita makita, Sandra. I will still be here when you return, Franco. Marahan siyang hinila ng binata upang muling mayakap. Thank you for being understanding. Tama ka. Marami akong iniisip ngayon. Iniisip ko yung libing ni Dad, si Ma'am na hindi pa alam ang nangyari, si Robert na hindi ko alam kung nasaan at yung iba ko pang mga kapatid. At sa dami ng iniisip ko ay baka hindi makabubuti sa atin na ngayon natin pag-usapan to. Ito? 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 Kung ano man tong meron tayo, wika pa ng binata. Nakalimot na naman si Sandra. Dahil kung hindi ay hinding-hindi niya mapapayagan ang halik na namagitan sa kanila ni Franco na mukhang nakalimot din na katulad niya. Hindi na siya pwedeng makalimot uli. Hindi pwedeng paulit-ulit niyang nakalilimutan na ang mahal ng binata ay si Ivana at hindi siya. Kaya ang sinabi ni Franco na mayroon sila ay wala yun. At ang halik na namagitan sa kanila ay wala ring ibig sabihin. Kung sakaling meron man, ibig sabihin lang yun ay isinasabay siya nito kay Ivana at hindi maaari sa kanya yun. Sinundan ni Sandra ng tingin ang papalayong bulto ng binata. Nasa pinto siya ng kanyang apartment habang malapit na ito sa sasakyan nang maisip niyang tawagin pabalik para ngayon na sila mag-usap. At magkaliwanagan tungkol sa ugnayan nilang wala naman talaga. Pero naisip niya na bakit pa hindi nila kailangan pag-usapan ang kalokohang yun. Katatapos lang makipag-meeting ni Sandra bilang representative ni Franco sa isang kliyente nang tumawag ang binata sa kanya. Bakit? Bungad niya nang sagutin ng tawag. Gusto lang kitang marinig. Bakit ba ganun ang lalaking to? Kung makapagsalita ay parang hindi ba mapalagay ng mga sandaling yun na magkalayo sila? Gusto niya itong barahin, pero hindi na lang siya nagsalita dahil kasalukuyang nakaburol nga pala sa Cagayan ng ama nito sa gitna ng pagkakagulo ng tatlong pamilya ng napayapang Ginoo at hindi makakatulong na makigulo rin siya at awayin si Franco. Muli ay nagsalita ito. You're too silent. Are you okay? Ang totoo ay hindi. Kaya hindi uli nakapagsalita si Sandra. Dahilan upang ang binata na mismo ang sumagot sa sariling tanong. No, you're not okay. Marahan itong wika at sandaling huminto bago tila naglalambing na nagpatuloy. Bakit? Namimiss mo ko? I miss you too, sweetheart. Malambing na wika ni Franco. Ano? Anong sweetheart ang pinagsasasabi ni Franco? Kung hindi pa niya alam ay sweetheart din ang tawag nito kay Ivana. Napapikit si Sandra. Hindi malaman kung kanino maiinis. Kay Franco na kung ano-ano ang matatamis na salita na sinasabi o sa sarili na parang tangang nagpapadala naman. Nagpaalam na siya sa binata. Sa susunod ngang tumawag ito ay sisiguruduhin niyang wala silang ibang pag-uusapan kundi trabaho. Pero hindi na uli tumawag si Franco. Sa halip ay bigla na lang muling nagpakita sa apartment niya isang gabi. Agad na pinigil ni Sandra ang pagkasabik na umusbong sa kanyang puso. Automatic kong umiti si Franco. Hi! May kailangan ka? Gumuhit ang pagkalito sa mukha ng binata. Nagtataka marahil kung bakit ganoon ang kanyang tanong at kung bakit ganoon ang tono ng boses niya. Nag-atubili ito sa pagtugon. I'm hoping we could talk. Tonight? Bukas na lang, sa opisina. Total na rin yung update ng projects na ire-report ko sa'yo.
Hindi, marahan nitong sabi. Hindi tungkol sa trabaho ang ipinunta ko dito. Remember, bago ako nagpunta sa Cagayan ay nagkasundo tayo na pagbalik ko ay pag-uusapan natin ang tungkol sa atin. Sabi na nga ba, yun ang pinupunto ni Franco. Wala tayong pag-uusapan, Franco. Seryoso na wika ni Sandra. What? What do you mean? Naisip ni Sandra na pagsarhan ng pinto si Franco. But never in her life had she done that to him. Kaya tumalikod na lang siya bago naglakad papasok sa sala palayo rito. Sumunod naman si Franco. I'm in love with you, Sandra. Hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang ulo dahil aakalain ba namang tama siya na isasabay siya ng binata kay Ivana. Ngunit kasunod yun ay napaiyak siya sa labis na panghihinayang sa mga salitang binigkas nito. Padaskol niyang pinunasan ng mga luha. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ko matatanggap yung sinasabi mo. Umalis ka na, Franco. Pero bakit? Hinawakan siya ni Franco sa balikat at ipinihit parap dito. Nang makita nito ang luhaan niyang mga mata ay agad itong nataranta. Oh no, please don't cry. Please don't cry, sweetheart. Huwag mo akong tawaging sweetheart. Okay, okay. Pagpapakalma nito. Hindi kita tatawaging sweetheart kung ayaw mo. Hindi kita tatawagin sa kahit na ano maliban sa pangalan mo. Please, just tell me what's wrong. Because I'm really at a loss here. That night I came here before I left for Cagayan, we almost had an understanding. Pero ngayon ay ayaw mo na akong kausapin. Anong nangyari sa pagitan ng gabing yun at ngayon? Sasagutin sana ni Sandra ng pabalang si Franco sa pag-aakalang nagmamaang-maangan ito. Pero nang makita niyang totoong naguguluhan ng binata ay maayos siyang nagpaliwanag. Naaalala ko na ikaw ay may girlfriend na at mali na nakikisawsaw ako sa relasyon nyo. Naiiyak pa din na wika ni Sandra. Nagliwanag naman ang mukha ng binata. Wala na kami ni Ivana. Natigilan siya bago unti-unting namuo ang kaligayahan sa kanyang puso. Pero agad din yung naglaho sa sunod niyang naisip. Wala na kayo? So ano to? Ano ko? Rebound? Eh hindi, maniwala ka sa akin. Sandra, hindi ka rebound. Dahil bago pa man kami nagkabalikan ni Ivana ay nakuha mo na ako. Like what I said, I'm in love with you. At ang totoo matagal na. Itinago ko lang, inigilan ko lang. Natatandaan mo nung lisanin ko ang katabing apartment? Hindi pa nagtatagal noon ng unang beses kong maramdaman na nahuhulog ako sa'yo. Pero nagkumahug akong mapigilan yun, kaya lumipat ako ng tirahan. Para kahit papano ay magkadistansya ako sa'yo. Dahil pinilit kong pagkatapos ni Ivana ay hindi na ako magmamahal ng iba. I was in college when I first met Ivana. Minahal ko siya agad. Hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo, magtrabaho sa Naga, magresign sa trabaho para pumunta dito sa Taguig. Hanggang sa sundan niya ako dito at naging kami. Minahal ko siya. Alam mo yun. Hindi ko yun itinatanggi sa'yo. Nasaksihan mo mismo kung paano ko siya minahal noon. But she left the country. She left me. Nasaktan ako syempre dahil mahal ko siya eh. But then you were there with me, making it so easy for me to move on. The next thing I knew, I was falling for you. I did not want that. I did not want to love again because what I wanted was to fall in love only once. Once! Dahil gusto kong iwasan na matulad kay Dad. Hindi inasahan ni Sandra na ang huling sinabi ng binata ay may kinalaman sa ama nito. Pero naunawaan na niya kung saan iyon nanggagaling at kung saan pupunta ang sinasabi nito. Alam mo na, nagmahal siya ng maraming babae, patuloy nito. Hindi ko alam kung posible nga ang ganun, but I just wanted to be sure that I wouldn't go down the same path. I took it upon myself to love only once. And so after Ivana, sinubukan ko na hindi ka mahalin. Pero hindi nangyari yun, dahil kahit na anong pigil ko sa sarili ko, puso ko pa din ang nasusunod. Minahal pa din kita, Sandra. At handa akong ipaglaban ng pagmamahalan natin.
buong pusong wika ni Franco. Hinintay ni Sandra na maabsorb yun ng isip niya at saka siya nagtanong. Kung ganun, bakit ka nakipagbalikan kay Ivana? Dahil nandun na ako sa puntong nahihirapan na akong pigilin at itago sa'yo ang nararamdaman ko. Gustong gusto ko nang sabihin sa'yo na mahal kita. Pero natatakot ako sa posibleng mangyari. Na baka hindi sinasadya itularan ko si Dad. Magmahal ako ng iba pa at masaktan kita. Nagkataong bumalik si Ivana. She wanted us to try again and pick up where we left off. I did not want to. Pero nakakita ako ng paraan para magawa kong iwasan yung damdamin ko para sa'yo. Kaya sa huli, pumayag akong makipagbalikan sa kanya. But later on, I realized that it was wrong for me to do that. Dahil unfair yun kay Ivana. Whatever it was that she had done back then, iniwan niya ako, oo. Sinaktan niya ako, oo. Pero mali nung pagbalik niya ay ginamit ko siya. Mali na hindi ko na siya mahal at imposible nang mahalin uli, pero binibigyan ko siya ng maling pag-asa. I realized that during that moment she kissed me right in front of you. It was like she was trying to claim me from you. Siguro kasi ay nararamdaman din niya na kahit pumayag akong maging kami uli, hindi na niya ako makukuha ng buo. Dahil nakuha mo na ako, Sandra. Sayo na ako. Ikaw yung mahal ko. So, after that kiss, as soon as you left the office, I cleared things up with her. Told her the truth, apologized, and broke up with her. Sa sinabi ni Franco ay naging malinaw kay Sandra na noong may nangyaring halik sa pagitan nila ng binata ay wala na ito at si Ivana. Ibig sabihin ay hindi nakalimot si Franco na katulad ng una niyang iniisip. Hinalikan siya nito dahil sa kagustuhan nito. Dahil mahal siya ng binata. Because maybe he really did love her. And after so many attempts at hiding, he was not able to stop himself any longer from expressing his love through a kiss. Wika niya sa sarili. Ang tanong, ano ang gagawin niya sa pagmamahal nito ngayon? So, anong plano mo ngayon na wala na pala kayo ni Ivana? Because if you're going to ask me about it, Franco, I have no idea. Dumaan ang katahimikan bago yon binasag ng binata. Kaya mo ba akong mahalin, Sandra? Ha? If it's okay with you, I would like to love you forever. Walang naisagot si Sandra sa mga tanong sa kanya ni Franco. Nalilito siya sa mabilis na pangyayari. Oo, mahal niya ang binata. At masaya siya na malaman na mahal din siya nito. Kung meron mang bagay na sigurado si Franco sa buhay niya, yun ay ang iniingatan niyang damdamin para kay Sandra. Naging malinaw yon sa kanya sa gitna ng kaguluhang mayroon sa kanyang pamilya na sinubukan niyang ayusin pagpunta niya sa Cagayan. Ngayong nakabalik na siya sa Taguig at nasabi na kay Sandra ang totoong nararamdaman, it was as if a knot had been loosened inside him, freeing him so he could show her how much she really meant to him. And he did just that. And everything was going great. Up until the point Sandra requested to move out of their office. Kinabahan si Franco. Now why on earth would you want to do that? You've been holding office here, right here with me, for several years now. And all throughout those years, they had perfectly thrived in each other's presence. Kaya anong dahilan para lisanin ito ang opisinang yun? May ginawa ba akong mali? Kasi nga po, nahihirapan akong mag-concentrate. Marahang paliwanag ni Sandra. Ikaw eh, kung titigan mo ko ay halos buong araw, natural madidistract ako. At sa ginagawa mo ay distracted din ang tawag sa'yo. Kung palaging ganito, wala tayong matatapos na trabaho, Franco. Sinubukang iwasan ni Franco pero napatitig pa rin siya kay Sandra. Dahil ibang klase rin talaga ang dedikasyon nito sa trabaho. Pwede niya yung pagsilosan dahil parang mas binibigyang daan ng dalaga ang trabaho kaysa sa kanya. Pero mas napahanga siya sa pagpupursige nitong huwag mapabayaan ang mga tungkulin. Okay, hindi na kita tititigan ng buong araw. Half day na lang. Tinaasan siya ni Sandra ng isang kilay. Nagtataray-tarayan pero naiiling na napangiti rin.
Nagpatuloy siya sa pagdidiga. May naisip akong iba. Kung hindi ka komportableng tinititigan kita, ako na lang ang titigan mo. Nakangiti na wika ng binata. Hindi na ako magtatrabaho, tititig na lang ako sa'yo pero susweldo ako. Hindi magandang ehemplo yan para sa ibang empleyado, Franco. Giit naman ni Sandra. Sige na please. It's nothing new. I used to work outside this office. Pabalik lang tayo sa dati nating setup. After several moments of consideration, ay napagtanto ni Franco na magandang ideya ang naisip ni Sandra. Dahil hindi magtatagal ay mahahalata ng ibang empleyado na may nabago sa ugnayan nila at wala sa plano niya na ikaila o itanggi na nanliligaw siya sa dalaga at lalong wala sa plano niya na ilagay si Sandra sa isang sitwasyong makokompromiso ito kaya maiging ang humiwalay ang dalaga ng opisina sa kanya. Sumang-ayon siya at sinabi na ipapabakante niya ang sitting room na pinakamalapit sa kanyang opisina para maging silid nito. Nang sabihin ng dalaga na sa isang maliit na cubicle na lang ito lilipat ay iginiit niya ang gusto. No, I want you to have your own office. Assistant? May sariling office? Baka isipin na ng ibang empleyado dito sa kumpanya na binibigyan mo na ako ng special privilege. Anong mali dun? You've been with me since I started the company. And you've been very hardworking, loyal, and essential. You deserve the special privilege, Sandra. Pwede nga kitang paupuing CEO sa laki na importansya mo sa kumpanya. Seryoso na wika ni Franco. Ayokong maging CEO. Masaya ako sa trabaho ko na assistant ng CEO. That declaration seemed to come straight from her heart that it thrilled him. Dahilan upang hindi na niya mapigilan ang humirit sa dalaga. Kung asawa ng CEO, maganda din pakinggan, di ba? Napatingin si Sandra sa kanya. Minamadali mo ba ako, Franco? Hindi naman. Sumusubok lang, baka sakaling makalusot. Sa kunwaring pagsusupladan nito ay ngumiti siya. Sige, iibahin ko yung tanong ko. Okay lang ba sa'yo na makadate ang CEO? Date? Wika ni Sandra na sandaling tumahimik. Nang ituloy ng dalaga ang pagsasalita ay magaan ang tono ng boses nito. Nagbibiro, naaaliw at nanunudyo. Bakit hindi? Nanliligaw sa akin yung CEO na yun at pumayag ako, di ba? Namanligaw siya. So, syempre, itidate ko siya. Hindi ko nga lang alam kung paano nangyari na yung CEO na yun ay napagdiskitahan na ako ang ligawan. Ano naman kaya nakita niya sa akin? Lumawak ang pagkakangiti ni Franco. You're beautiful inside and out. You're smart. You're conservative at of course I'm in love with you. Alam ko na yun. Magbigay ka naman ng ibang hindi ko pa alam. Halatang nagbibiro pa rin ang dalaga pero seryoso niya yung tinugon. You're unshakable, you're persevering, you're inspiring, and a lot more. And of course, Franco found her attractive because of those things. He fell in love with her because of things other than those. But those things were not the reason he loved her. He loved her because no qualification or justifications were needed. It was just the absolute truth that he loved her. Sa lahat ng lugar na pwedeng pagdalhan ni Franco sa kanya, ang pinakahuling inaasahan ni Sandra ay ang luneta. Hindi siya nagrereklamo siya. She was actually awed by his choice of place. Kilala kasi niya ang binata sa mga grand gestures nito. Pero sa date nilang yun sa luneta ay simpleng Franco ang nakikita niya na tila simple lang din ang gusto, ang makasama siya. Naglalakad-lakad sila na may kaunting distansya sa pagitan nang maramdaman niya ang pagdaiti ng kanilang mga kamay. But the contact seemed accidental because it stopped there. It was an accidental touch at hindi na yun naulit. Dumaan ng sandali, hindi niya masiguro kung wala ba talagang balak si Franco na hawakan siya pero hindi siya nakatiis. Siya na ang kusang nagsalikop ng kanilang mga kamay. Manila Bay ang sinabi ni Franco na venue ng sunod nilang date. He was wearing an all-black semi-formal ensemble that was matching to the black dress he had given her and asked her to wear. Dahil dun, nagka-ideya si Sandra na isang medyo sosyal na lugar sa Manila Bay sila pupunta. Pero nasurpresa pa rin siya nang dalhin siya nito sa isang luxury cruise ship. Nang mapansin niya na maliban sa crew ay sila lang ni Franco ang nandun, naunawaan niya na ipinareserve ng binata ang buong cruise ship. Obviously, that was one of his grand gestures. They ate dinner while a band played music nearby. Nang matapos, nagpahangin sila sa front deck.
Mula sa kanilang kinatatayuan ay pinanood ni Sandra ang malawak na katubigan habang si Franco na nasa tabi niya ay patalikod na sumandal sa metal railing upang siya ang panoorin. After several heartbeats, the air between them started to sizzle. As Franco continued to openly watch her, it became obvious to her that he wanted to kiss her. Pero hindi iyon ginawa ng binata. Sa halip ay tinitigan lang siya nito. Naguluhan si Sandra dahil nahalikan na siya ni Franco dati. Malaya nga rin siyang nahahawakan at nayayakap dati. Pero parang hindi basta-bastang ginagawa ng binata ang mga iyon ngayon, maging nitong mga nagdaang araw. But soon enough, she understood why. Because now that he was courting her, he was doing it in a way that was a bit formal and kind of noble and too gentlemanly. It was a powerful combination. Hinawakan niya si Franco sa balikat at ginawad dito ang halik na alam niyang gusto nito. Tinugo naman agad ni Franco ng mainit ang halik niya. Sandra, pagtawag ng binata, "Are you sure you know what you're doing?" he asked against her lips. "I mean, I'm pleased with this, but we're on the deck of a ship. People might see us and I don't want you to end up regretting this kiss." Napamulat si Sandra. "Ang dami namang sinasabi, naiistorbo yung kiss." Marahang natawa si Franco. Pero ilang segundo pa ang lumipas kusa nang yumakap ang binata sa dalaga at ginawadan siya ng isang masuyong halik ulit. Dumaan ang mga araw na mas humaba pa ang mga oras na nagkakasama sina Sandra at si Franco. Tuwing Linggo ay namamasyal sila. Lunes hanggang Sabado ay nagkakasama sila sa trabaho. At sa bawat pagtatapos niyon ay kumakain sila sa labas o kaya ay nagluluto sila sa apartment niya o sa bahay nito na katulad ng gabing yun. At kung doon lang sa mga nakakikilig na setup na ganun ay pwede na sigurong paniwalaan ni Sandra ang pagmamahal sa kanya ni Franco. Kaya lang kasi tuwing mapapaisip siya, hindi niya maiwasan ng mangamba. Dahil ang binata nga mismo ang minsang pinigilan ng sarili na mahalin siya pagkatapos ni Ivana. Sa takot na baka raw matulad ito sa ama nitong nagmahal ng maraming babae. Paano kung magkatotoo nga yun? Dinampot niya ang nakitang dokumento sa isa sa mga shelf ng counter na naghahati sa kusina at dining room ng bahay ni Franco. Sa pag-aakalang dokumento iyon na may kinalaman sa trabaho, ay binasa niya yun. "Franco?" Nag-angat ng tingin ng binata mula sa niluluto nitong chicken cordon bleu na nilalagyan ng garnishing. Iniharap dito ni Sandra ang hawak na dokumento. "Rehistro to ng chopper ah." "Oh, right. I was supposed to keep that but it slipped my mind. Mamaya ko na lang itatabi." "Pwede ko tong dalhin sa study room," presinta niya. Ngumiti ito. "Kau talaga, efficient as always." Napangiti rin siya. Tinungo niya ang study room ni Franco at itinago ang dalang dokumento sa drawer ng desk. Paglabas niya ay naghahain na ang binata. Tinulungan niya ito at pinagbigay alam kung saan niya inilagay ang dokumento. At saka nagtanong, "Bago ba yung rehistro? I saw your name on it." Tumango si Franco. "Kakaprocess lang kahapon. Iniwan kasi sa akin ni Dad." "Yung chopper? You mean ipinamana niya sa'yo?" "Yeah, I wasn't really expecting it. But maybe he just wanted to give it back to me." Naalala ni Sandra na si Franco nga pala ang bumili ng chopper na yon. Ibinigay lang nito sa ama. Hindi niya nga lang alam kung bakit. Hindi niya na itanong nun. Ano pa man ang dahilan, ngayong pagmamayari na uli ng binata ang chopper, ay nakita agad niya ang malaking maitutulong yon sa mga business trips. Sinabi niya yon sa binata. "Yun nga rin yung naisip ko kaya pinaasikaso ko kaagad yung rehistro." Pagsang-ayon nito na pumuesto sa tabi niya sa hapagkainan, pagkaraang ipaghila siya ng upuan. "Pero pwede rin yung gamitin sa ibang lakad. Do you want to try it? Pasyal tayo tapos yung chopper ang gamitin natin. Saan mo gustong pumunta? Palawan? Bora? Oh wait, I know. Let's go to an exclusive island." Nakangiti na wika ng binata. "An exclusive island? You're an extravagant man, Franco del Rio." Napangiti ito. "Ganun talaga, basta para sa'yo." "Anong para sa akin, Franco? Hindi ako nabibili, no?" Nakangiti na irap ni Sandra. "Alam ko po, what I'm trying to say is, I want to give you everything I could give, even if it may be something that I have to spend money on or work for. I'm all out for you, Sandra."
all out for her. As in just for her? Forever? Muli ay nakaramdam ng pangamba si Sandra. Dahil kung ganitong ni hindi pa nga sila nagkakatuluyan ni Franco ay todo buhos na ito ng atensyon sa kanya, hindi kaya paglaon ay magsawa ito. Nahulog siya sa pag-iisip sa pagitan ng pagkain. Is everything okay? Biglang tanong ni Franco. Napatingin siya dito at napatango. Nung matapos sila sa pagkain ay nagtanong uli ito. You're too silent. May problema ba? Umiling siya at kumilos upang ligpitin ang pinagkainan nila. Pinigilan siya ni Franco. No, leave that. You don't seem okay. You must be tired already. Let's go. Ihahatid na kita para makapagpahinga ka na. Sa kabila ng mabilis na pagsasalita ng binata ay halata sa boses nito ang pag-aalala at ang kagustuhang maalagaan siya. Sa marahang paghawak nito sa kanyang braso upang maiangat at maitayo siya ay halata rin ang pagmamahal nito sa kanya. Nakaramdam ng guilt si Sandra na pinangangambahan at pinagdududahan niya ang pagmamahal ni Franco. Pero paano ba kasi niya masisiguro na hindi yun magbabago sa paglipas ng panahon? Dahil marami pang pwedeng mangyari. Pwede silang magkamali at magkasakitan ng hindi sinasadya. Pwede hindi sila magkasundo tungkol sa kung ano at mag-away. Pwedeng magkaroon sila ng problema na hindi nila kayang lampasan. Pwedeng mapagod sila sa isa't isa. At pwedeng yung pagmamahal ni Franco sa kanya ay mawala. Kung naging posible nga na mahalin nito si Ivana at mawala ang pagmamahal na yun, ay posible rin na mahalin siya nito pero mawawala rin yun pagdating ng panahon at magmamahal siya ng iba. Lulan na si Sandra ng sasakyan ni Franco. Nag-iisip pa rin siya. Iniisip niya ang binata. Iniisip niya kung paano nga ba kapag sawa na ito o pagod nang mahalin siya at makakita ng ibang babaeng mamahalin. Biglang sumagi sa kanyang isip ang chopper. Kung tama ang pagkakatanda niya, ang chopper na yon ang ginamit ng ama ni Franco nung nabubuhay pa ang Ginoo upang magpunta ng Cagayan dahil may asawa at anak ito doon. At upang magpunta ng Iloilo dahil may isa pa itong asawa at anak doon. At syempre upang pumarito sa Taguig para mabisita ang tatlong anak na naririto nang hindi nahahalata ng mga anak na walang alam sa totoong sitwasyon. Noon pa man ay alam na ni Franco ang totoong sitwasyon. Kaya nga siguro binili nito ang chopper na yon at ibinigay sa ama para hindi mahirapan ang Ginoo sa pagpaparoot pa rito. Paano kung ngayong pag-aari na ng binata ang chopper ay gamitin nito yon upang pumasok sa parehong sitwasyon? Noong mag-birthday si Sandra habang nagbabakasyon ay pinuntahan siya doon ni Franco. Sa gitna na pakikipagbalikan nito kay Ivana na malamang ay walang kamalay-malay sa pagpunta ng binata sa Naga. Paano kung gawin yun ni Franco sa kanya habang wala siyang kamalay-malay na may iba na pala itong babaeng pinupuntahan? Nakababa na siya ng sasakyan at nasa tapat na ng apartment niya nang may kung anong bumalot sa kanya. Takot? Lungkot? O pareho? Okay, that's it. What's wrong? Wika ni Franco na nasa tabi niya pa rin pala. Tumugon siya. Nothing. You're crying because of nothing? Natigilan si Sandra bago nagkumahog na tuyuin ang kanyang mga luha sa magkabilang pisngi at mata. I'm sorry. I'm okay. Thank you for tonight. I had a wonderful time. Did you really? You're crying and I can tell that those aren't tears of joy. Did I hurt you, Sandra, without me knowing it? Hindi, Franco. O naguguluhan ka na kung anong gagawin mo sa akin. Dahil hindi mo ko kayang tanggapin. Dahil hindi mo kayang paniwalaan tong pangmamahal ko sa'yo. Pero dahil hindi mo alam kung paano mo yun aaminin sa akin ay nahihirapan ka na at naguguluhan. Tama ba ako? Dahil nagulat sa halos tama nga si Franco sa sinabi nito, walang naitugon si Sandra. Huli na ng mapagtanto niyang dapat ay nagsalita siya. Kung hindi man para ikaila ang sinabi nito ay para mabigyan man lang sana ng kung anong paliwanag. Dahil sa gitna ng kanyang pananahimik ay nakita niya kung paanong may gumuhit na sakit sa mga mata ng binata. But then it quickly disappeared as other emotions flashed in his eyes. Understanding, respect, tenderness, devotion, protectiveness, affection, love. How was she able to read that much in Franco's eyes? She would never know. All she knew was that she believed in that moment. Handa na si Sandra na magsalita ng mga nasa puso niya.
Pero bago pa man siya makapagsalita ay biglang kumilos ang binata upang hagkan siya sa ulo at bulungan bago naglakad palayo sa kanya. Please know that I love you and I will love you no matter what. Just know that. Yun ang binulong ng binata. Malapit na si Franco sa sasakyan nang makabawi si Sandra sa biglang pagkilos ng binata. Hinabol niya to. Franco, sandali! Huminto ang binata at nilihon siya. I have something to tell you. Kumilos uli si Franco upang salubungin siya bago huminto sa tapat niya at nagsalita. If this is about what I just said, no, Sandra, you don't have to tell me anything. I mean, not yet, not today. You're already stressed out as it is. And I'm sorry about that. Kasalanan ko. Araw-araw kitang pinaliligiran. And that's wrong? Tanong ni Sandra dahil hindi niya nasundan ang tila bigla ang pagkambyo nito. It is, when it's obviously overwhelming you, causing you stress, making you feel pressured. I'm so sorry. I understand now that you're not ready for me. Really, I understand. So if you want space, if you want some time away from this, if you want to postpone this going out with me or even this entire courtship, that's okay. Pwede naman nating ituloy. Kapag handa ka na talaga, yung sinabi ko kanina, sinabi ko yun dahil gusto ko lang siguruhin na alam mo at hindi para i-pressure kang sagutin yun at lalo kang ma-stress. Franco, kung ano man itong sasabihin ko sa'yo bilang sagot sa sinabi mo at sa mga mas nauna pang sinabi mo tungkol sa pagmamahal mo sa'kin, ay hindi ko to sasabihin dahil napipressure ako. Hindi, pero kanina lang umiiyak ka. Kanina lang gulong-gulo ka. And now, you're about to tell me that you love me too. Hindi ba pressure ang tawag doon? Hindi nga po kasi. Marahang tanggi niya bago kunot noong nagtanong. Sandali, paano mo nalaman na ganun ang sasabihin ko? Bakit? Hindi ba? You were about to tell me that you love me too, out of pressure. Don't. Parang gusto niyang magpabadyak. Ang kulit mo rin mo. At sinisira mo yung moment, alam mo yun? Natawa ang binata. At sa lahat naman ng lalaking nandiligaw na sasagutin na, ikaw tong parang ayaw. Nagseryoso si Franco. Hindi sa ayaw. Sige na, magpahinga ka na. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari ngayon. Actually, huwag mo na munang isipin ang kahit na ano. Rest your mind. Sleep well. Marahan siya nitong hinawakan sa braso at inakay pabalik sa pinto ng apartment niya. Inilabas ng binata ang spare key na binigay niya. Dinisarm ang security system na ikinabit sa kanyang apartment noong araw na nilisan nito ang katabing apartment. Binuksan nito ang pinto at pinapasok siya bago tuluyang nagpaalam na. Nakapantulog na si Sandra pero hindi pa rin siya nahihiga sa kama. Ang bilin sa kanya ni Franco ay magpahinga siya at huwag mag-isip. Pero hindi naman siguro magagalit ang binata kung ang kanyang pinag-iisipan ay kung paano niya ito sasagutin sa paraang hindi nito iisipin na ginawa niya yon dahil lang sa pressure o sa kung ano paman, kung hindi dahil handa na talaga niyang sabihin dito ang totoo niyang nararamdaman. Marami na siyang nagawa para kay Franco. Karamihan, may kinalaman sa trabaho. Ang iba ay sa personal na buhay nito. And maybe along the way, those things she had been doing for him were already expressions of love. So what else could she make that was entirely different just so she could clearly let him know that she loves him? Napatingin si Sandra sa painting na nakakabit pa rin sa dingding ng kanyang silid. Nabigyan na niya ang binata ng painting. Pero naisip niya, pwedeng bigyan niya uli ito ng isa pa. Or should she just give him two? That painting in her room and another one that she is about to make. Ang gagawin niya ay halos katulad ng painting na kanyang tinitingnan. Pero sa halip na nakatalikod ang magkatabing lalaki at babae ay nakaharap naman ngayon at kailangang malinaw na ang lalaki at babae ay silang dalawa. Napangiti ang dalaga. Tama. Dahil minsan din nilang pinag-awayan ang painting na yon sa pag-aakala ni Franco na iba ang nakatalikod na lalaking nakapintaron. So she would make it clear that that man was him by using another painting. Humiga na si Sandra sa kama at sinunod ang bilin ni Franco na magpahinga na siya. Hindi nagtagal ay mahimbing na siyang natutulog pero nagising ng madaling araw dahil sa pagtunog ng kanyang cellphone. Kinapa niya yon sa nightstand at sinagot niya ang tawag. Hello? Sandra? Vincent?
Tiningnan niya ang screen ng cellphone at nakitang si Vincent nga ang tumatawag. Unang beses yun na tumawag ito ng alanganing oras. Sorry kung ginising kita. Narinig niya yun nang ibalik sa tenga ang cellphone. Si Franco kasi na aksidente kasama si Robert. Nandito kami sa ospital. Nasa operating room si Franco. And I know he wants you here. Somewhere close to him. Laking gulat ni Sandra at walang masabi dahil sa narinig niya. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at sumakay ng kotse niya. Please God, wala po sanang nangyaring masama kay Franco. Naiiyak na dalangin ni Sandra. Sa labas ng operating room ng ospital, ang unang nakita ni Sandra ay si Vincent. Nakatayo ito, palakad-lakad. Sunod na nakita niya si Robert na walang kibong nakaupo. He's still in the operating room, sabi ni Vincent nang malingunan siya. Kumusta siya? He needs blood. Alam ni Sandra na AB negative ang blood type ni Franco. Alam din niya na dahil mahirap maghanap ng donor ng ganong blood type, ay nag-iipon ng reserbang dugo si Franco. May imbak siyang dugo sa blood bank, Vincent. Pinakuha ko na yun, wika ni Vincent. He needs more. Kaya nagpapahanap na rin ako sa ibang blood bank. Nagtanong-tanong din ako sa dalawa ko pang kapatid. AB negative si Leo. He agreed to donate. Hindi pa nakikilala ni Sandra ng personal si Leo, pero nabanggit na ito ni Franco sa kanya minsan. Hindi ba taga Cagayan siya? Yes, Cagayan. Kumpirma nito. Pero mamaya lang ay siguradong nandito na siya. Pinasundo ko siya sa chopper. Parang kahapon lang ay pinag-isipan ng masama ni Sandra ang chopper na yun. Pero magkakaroon pala yun ng importanteng papel para matulungan madugtungan ng isa sa mga kapatid ni Franco ang buhay nito. Nakihinga siya ng maluwag bago bumalik din ang kanyang pag-aalala nang maisip na parang masyado naman yatang marami ang kailangang dugo ni Franco. Vincent? Ano ba ang kasalukuyang kondisyon niya? Ngunuwi si Vincent. Pinadaan ang isang kamay sa muka. Sabi sa akin ng doktor, gagawin nila ang lahat. Lahat! But I signed a consent form in case they have to amputate his legs. Biglang tumayo si Robert upang itulak si Vincent. What? Are you out of your mind? He's in a bad shape, Robert. Hirap na wika ni Vincent. You saw how bloody he was a while ago. At dahil yun sa mga binti niyang naipit at halos nadurog. Ang sabi ng doktor ay malaki ang posibilidad na putulin yung mga binti niya. Pero gagawin nila ang lahat na pwedeng paraan para maisalba yun. Yung consent na pinirmahan ko, that's only in case there's only no other choice. Nawalan ng kibo si Robert. Hinawakan ito ni Vincent sa braso at ibinalik sa pagkakaupo. Let's just hope and pray for the best. Okay? Anito na naupo sa kabilang banda ni Robert. Napaupo si Sandra sa tabi ni Robert at nagtanong. Ano ba nangyari? Bakit naaksidente si Franco? Naiiyak na wika ni Sandra. Hindi nagsalita si Robert. May ilang galos ito sa mukha pero mukhang hindi naman ganun kaseryoso. Sa kabila nun ay tila wala ito sa tamang kondisyon para magkwento. Kaya hindi na niya tinanong uli. Nag-isip siya ng gagawin. She wanted to do something. Anything for Franco. For the past 10 years, she had been working for him. Palagi siyang may ginagawa para dito. Ngayong nasa alanganin ng buhay ng binata, ay hindi siya makapaniwala na wala siyang magawa. Nagsimula siyang manalangin. Dumaan ng oras. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at babae. Nakipagkamay si Vincent sa lalaki bago naglakad palayo ang mga ito. Naiwan ng babae na naupo sa espasyong binakanti ni Vincent sa tabi ni Robert. Lumipat si Sandra sa tabi ng babae. Si Leo ba yun? Tanong niya sa babae. Tumango ang babae bago nagpakilala. I'm Maxine. Sandra, pagpapakilala rin niya. AB negative siya. Tumango uli si Maxine. AB negative. At dahil magkapatid sila sa ama, siguro naman ay magmamatch ang dugo nila. Kumusta pala siya? Si Franco, may posibilidad daw na maputulan siya ng mga binti. Honestly, hindi yun kaso sa akin dahil ang importante ngayon ay mabuhay siya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Sandra. Sa pag-apaw ng emosyon niya ay naging mahirap sa kanya ang magsalita. Pero isinatinig niya ang nilalaman ng kanyang puso. Mahal ko siya. Mahal na mahal.
ang tanga ko lang na hindi ko yun sinabi agad sa kanya. Pinisil siya ni Maxine sa braso at ipinagpasalamat niya ang presensya nito. Lalo na nang isatinig din ng babae ang mga salitang nasa isip niya at gustong panghawakan. May pagkakataon ka pa na masabi mo yun sa kanya. Pag bumuti na ang kondisyon niya, wika pa ni Maxine. Sana nga maging okay na siya. Hindi ko kaya kung biglaan siyang mawawala. Napayakap kay Sandra ang babae. Magiging okay din ang lahat. Kailangan lang natin ngayon ay ang manalangin tayo at magtiwala sa taas. Hindi pa mabuti ang kondisyon ni Franco dahil hindi pa rin ito nagigising. Nasa ICU ang binata. Kompleto ang body parts. Hindi sigurado si Sandra kung naririnig ba siya ni Franco pero kinausap niya ito. Franco, I love you. I'm sorry if I hesitated to tell you this before but I do love you. Miss na kita. Hindi mo naman ako basta-bastang iiwan, di ba? Lumaban ka, Franco. Madami pa tayong mga pangarap, di ba? At hindi ko kaya na mag-isa yun. Kailangan kita, Franco, sa tabi ko. So please, lumaban ka para sa ating dalawa. Mahal na mahal kita. Umiiyak na wika ni Sandra. Araw-araw ay binantayan ng dalaga si Franco. Umuwi lang siya sa tuwing matatapos ang visiting hours. Tuwing allowed na uli ang bisita ay naroroon siya sa tabi ng binata. Hanggang sa maging stable ang kondisyon nito, ma-discharge sa ICU at mailipat sa isang pribadong silid. Hinihintay-hintay lang niya ang paggising nito. Nandito ang mga kapatid mo, bulong niya kay Franco. Lahat silang apat ay nandito. Your mom is also here and they are all waiting for you to wake up. I am too. Please wake up, Franco. Please. Yumuko si Sandra sa kamay ng binata na hawak niya. Hinaplos niya yon bago tumungo sa gilid ng kama nang hindi pinakakawalan ng kamay nito. May humawak sa balikat niya. You need to go home and take some serious rest for an entire day or two. Tumingin siya kay Vincent. Parang si Franco lang ito kung magsalita. Wala nang ibang bukong bibig sa kanya kundi ang magpahinga. Umiling siya. Hindi. Okay lang ako, Vincent. Kailangan ako ni Franco dito. Hindi ka okay, wika ni Robert. Nasunod na lumapit sa kanya. Mabuti pa samahan na kita pauwi. Para kahit dito man lang sa pagsisigurong okay ka. Kahit dito man lang, makabawi ako kay kuya. Makabawi? Litong wika ni Sandra. You know, the accident was entirely my fault. I was drunk but I insisted on driving. Sumakay siya sa sasakyan ko para pigilan ako. But I, being the arrogant fool that I was, iginiit ko ang gusto ko para lang huwag siyang manalo sa gusto niya. Kaya tara na, dahil hindi magugustuhan ni kuya na nagpapabaya ka. He loves you, do you know that? I know, because he asked me to tell you that. Hindi nakapagsalita si Sandra. Inisip marahil ni Robert na hindi nakuha ang sinabi nito dahil nagdetalye ito. Right after my car crashed, it easily became clear to both of us that I was okay while he was not. So, before he lost consciousness, he asked me to tell you that he loved you and that he always will. Habang nasa alanganin ng buhay ni Franco ay yun pa ang nasa isip nito. Na mahal siya. Napaluha si Sandra sa mga sandaling yun. Huwag ka namang umiyak, marahang sabi ni Robert sa kanya. Baka isipin ni kuya, pinapaiyak kita, saka hindi pa ako nakakabawi kay kuya. Pinunasan ni Sandra ang mga luha. Humalik sa ulo ni Franco bago nag-iwan ng ilang salita rito. Mahal din kita, Franco, at babalik ako dito. Nang makauwi si Sandra sa apartment ay tumawag siya sa kanyang ina. Hindi pa niya kasi nasasabi ang tungkol sa aksidente ni Franco, kaya naisip niyang magkwento. Bago pa man makapagsimula ay nagtanong na ito. Kumusta na nga pala kayo ni Franco, anak? Kayo na ba? Kami? Oo, di ba nililigawan ka niya? Kumunot ang noo niya. Ma, paano niya po nalaman? Parang wala pa naman po akong naikukwento sa inyo tungkol dyan. Nagpaalam sa amin si Franco. Hindi niya ba sinabi sa'yo?
Galing siya sa Cagayan at dumaan dito sa Naga at nagpaalam sa amin ng papa mo na manliligaw daw siya sa'yo. Naisip yung gawin ni Franco? Sa dami ng inaasikaso ng binata sa Cagayan ay naisip nitong personal na magpaalam talaga sa mga magulang niya? Naalala ni Sandra na maging sa kanya ay harapan ding nagpaalam si Franco na kung pwede nga itong manligaw. And he did. He courted her properly. At ginawa yon ng binata habang sinusubukang matanggap na wala na ang ama nito. Habang sinusubukang ayusin ang gulo sa pamilya nito. Pinaulanan siya ni Franco ng higit pa sa sapat na atensyon. Maipadama lang sa kanya ang pagmamahal nito. Pero anong ginawa niya? Pinagdudahan niya ang pagmamahal nitong yun. Inisip niya na baka ang pagmamahal ng binata ay tipong pwedeng mawala o pwedeng mapalitan o pwedeng may kahati na katulad ng naging sitwasyon ng ama nito. Noong unang beses niyang nakilala si Franco ay natatandaan pa ni Sandra na nagwala ito sa garahe sa labis na pagkagalit sa nalamang sikreto ng ama. Hindi pa niya alam noon na iyon ang dahilan ng pagwawala ng binata. Andito na sila sa Taguig noong sabihin yun ni Franco sa kanya. Sinabi din nito na yun ang dahilan kung bakit nito biglang naisip magtayo ng sariling kumpanya. Dahil habang galit ang binata sa sariling ama, ay ginusto nitong siguruhin ng maaga na sakali bang tuluyan itong iwan ng ama upang sumama sa ibang pamilya, ay mayroon itong kabuhayan na magbibigay ng magandang kinabukasan dito at sa mga kapatid. But of course, before long, Franco had forgiven his father. Alam yun ni Sandra. Dahil alam din niya na maraming beses na tinulungan nito ang ama sa pagtupad sa mga responsibilidad ng Ginoo. He extended as much help as he could give to make the situation less complicated for his father, for all his brothers, and for their mothers. Franco was compassionate that way. But it did not really mean that he was going to do whatever his father had done. Bakit pa pinangambahan niya ang napaka-imposibleng bagay na yun? Naging malinaw sa kanya kung bakit. Dahil nagkulang siya ng tiwala sa binata. Samantalang noon ay magkasabay nilang nilisan ng Naga upang lumuwas sa Taguig. Hindi pa sila ganong magkakilala sa pagkakataong yun pero nagtiwala agad siya dito. Pinaniwalaan niya ang kahit na anong sabihin nito. She remembered believing in his outrageous plan to put up a company. She remembered trusting his courage and brilliance as together they made his plan a reality. But just recently, when it most mattered to them, she failed to believe and trust him. How could she doubt him? No, she would never do that again, wika niya sa kanyang sarili. Dahil alam ni Sandra na tama ang mga kapatid ni Franco na dapat siyang magpahinga, kaya yun ang ginawa niya. Naaalala niya na yun mismo ang bili ni Franco sa kanya noong huli silang magkita. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak upang pumunta sa ospital. Nang makarating doon ay hindi niya pinigilan pa ang mabibilis na hakbang ng kanyang mga paa sa pagkasabik na makita si Franco. Pero nakita niya si Ivana, dahilan upang mahinto siya. Hi, wika ni Ivana. I just want to visit him. Mabilis na nag-isip si Sandra. Pwede niyang ignorahin ng babae. Pwede niya itong tanggihan. Tutalay parang humihingi ito ng permiso sa kanya. Pero tumango siya. At hindi yun dahil pumapayag siyang paghatian nila si Franco. Dahil ang totoo ay nakahanda na siyang ipaglaban ng binata dito o kahit kanino ang pagmamahal nila ni Franco. Nagsimula siyang maglakad uli at hinayaang sumabay si Ivana sa kanya. I would never be able to love him the way you do. And he would never be able to love me the way he loves you. Biglang sabi ni Ivana. I just want you to know that it's how I see all of this now. And I'm sorry that I wasn't able to see it clearly that day I came back. Akala ko kasi hindi pa ako huli. Akala ko ay mababawi ko pa siya sa'yo. I really shouldn't have interfered. I'm sorry. Mahinang wika ni Ivana. Kung gayon, tama lang pala na hinayaan ni Sandra si Ivana na sumama sa kanya. Dahil hindi ito naroon upang manggulo. Gusto lang nitong bisitahin si Franco na katulad ng sinabi nito. Nabalitaan marahil ng babae ang nangyari at siguro ay gustong siguruhin kung okay ang binata. Nauunawaan niya yon, lalo at halata kay Ivana na mahal pa nito si Franco.
Hindi man naging sapat ang pagmamahal na iyon ng babae upang hindi nito iwan si Franco noon. Minahal at minamahal pa rin nito ang binata hanggang ngayon. Pero alam niya na hindi na niya iyon kailangang katakutan. Na kahit makita ni Franco si Ivana ay wala siyang dapat ipangamba. Because there was first love, and then there was one great love. Minsan, iisa yon, pero sa kaso ni Franco ay hindi yon pareho. Si Ivana ang unang babaeng minahal nito. Pero siya, si Sandra, ang babaeng minahal ni Franco ng buong puso at isip at pagkatao, at patuloy na mamahalin ano pa man ang mangyari. Hindi sa nagpapaka-feeling siya. Naging malinaw lang talaga sa kanya kung sino siya sa buhay ng binata, at hindi na niya yon pagdududahan kailanman. Pagdating sa silid ni Franco ay inukupa ni Sandra ang pwesto sa tabi ng lalaking pinakamamahal niya. Inabot niya ang kamay nito na gumanti ng marahang pagpisil na tila ba nakikilala ang kanyang presensya. Na tila ba ay hinihintay talaga nitong bumalik siya bago bahagyang kumilos uli sa anyong magigising na. Napatingin si Sandra sa mukha nito. Franco? Dahan-dahang nagmulat si Franco at sinalubong ang kanyang pagtitig. Sandra, naramdaman niya ang paglapit ng pamilya ng binata sa kanila. Narinig din niya ang mahinang pagtunog ng isang alarm. Hindi nagtagal ay namatay ang alarm sa pagdating ng doktor at nurse ni Franco. Akmang bibitaw siya upang hayaan si Franco na masuri ng doktor, pero hindi pinakawala ng binata ang kamay niya. Dito ka lang, may diin itong sabi. Nanatili si Sandra sa tabi ni Franco habang sinusuri ng doktor. Kapag kwan ay napalinga siya sa paligid, nakita niya si Ivana na nakamasid sa kanila. Tiningnan niya si Franco at bahagyang ikiniling ang kanyang ulo sa gawin ni Ivana. Sinundan niyo ng tingin ni Franco. Naghinang ang paningin ni na Franco at Ivana. And Sandra watched as recognition and acknowledgement appeared briefly in Franco's eyes, followed by him silently wishing her well. Ivana smiled a bittersweet smile, and with it, she also wished him well. It was a polite parting of two people who once loved each other, but had to let each other go because individual differences had pulled them into two separate directions. In one direction, Franco found Sandra, where together, they found great love. In that other path, which Ivana took years ago when she left Franco, Sandra wanted to believe that at the end of that journey, Ivana would also find that one great love meant for her. Tumingin si Ivana sa kanya at tumango. Gumanti rin siya ng pagtango bago bumaling kay Franco na sa kanya na pala uli nakatingin. You're something, aren't you? Bulong ni Franco sa kanya. I love you. Ganting bulong ni Sandra. And no, I'm not saying this out of pressure or whatever reason. Sinasabi ko to dahil ito ang matagal ng totoo. Mahal na mahal kita, Franco. Masuyong wika ni Sandra. Ngumiti ang binata kasabay ang pagpikit. Anyong magsasalita pero hindi natuloy dahil inagaw ng antok ang pagkakataon. The next moment, he was sound asleep. Alam ni Sandra kung ano ang dapat sasabihin ni Franco. Sasabihin dapat nito na mahal din siya nito bilang tugon sa sinabi niya. Hindi man yon na isatinig ng binata ay wala namang problema dahil alam na alam rin yon ng puso, isip at buong pagkatao niya. At napakasaya niya dahil okay na ang binata at pinangako niya sa kanyang sarili na babawi siya dito. Lumipas pa ang ilang araw na nanatili si Franco sa ospital para magpalakas. Naging maayos din ang operasyon ng binata at hindi na kailangang putulan ng binti. Nagkasundo-sundo din sa wakas ang magkakapatid. Kahit na iba't iba sila ng ina, ay alam nila na iisang dugo pa din ang dumadaloy sa kanila. Habang si Ivana, kahit na bigo sa pagmamahal niya kay Franco, ay malugod nitong tinanggap ang kabiguan nito. Nagpaalam ito ng maayos at lalayo daw muna para mahanap naman nito ang sarili. At sa paglipas ng ilang buwan, naging normal na ulit ang buhay ni Franco. Sa wakas ay natupad na niya ang pangarap niya na maging sila ni Sandra. Isang regalo ang ibinigay dito ni Sandra na lubos niyang ikinatuwa dahil isang painting na silang dalawa at magkahawak ang kamay nila ng dalaga ang ipininta ni Sandra. Maayos din ang pamamalakad nila sa kumpanya.
May relasyon man sila at di nila maiwasan na maging sweet sa company, pero alam nila ang limitasyon pagdating sa kanilang relasyon at sa oras ng trabaho. And of course, ang pinakahihintay ni Sandra ang makasama na ng panghabang buhay ang pinakamamahal niya. Nag-propose na ng kasal sa kanya si Franco. Mahal na mahal kita, Sandra, at gusto ko na ikaw ang makasama ko panghabang buhay. Will you marry me, sweetheart? Pangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat. Paliligayahin kita sa abot ng aking makakaya. Please be mine forever. Buong puso na pahayag ni Franco. Umiiyak naman si Sandra sa labis ng kaligayahan. Yes, I will marry you, Franco. At mas nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigay niya sa akin ang tao na hindi lang responsabling anak, kapatid, kundi mapagmahal na boyfriend. Mahal na mahal kita, Franco. Ikaw lang. Wala nang iba. May ngiti sa labi na lumapit sa kanya ang binata at isinuot ang singsing na hawak nito. Thank you so much, sweetheart. At isang mainit na halik ang iginawad nito sa dalaga na buong puso naman na tinugon ni Sandra. Sa pag-ibig, minsan nagiging bulag tayo sa katotohanan. Hindi agad natin nakikita kung sino yung totoo na nagmamahal sa atin. Pero kapag pinaanakan na ni Cupido, wala ka ng takas dito dahil wala nang hihigit pa sa pag-ibig natin sa taong nakalaan para sa atin na makasama natin panghabang buhay. Gaya na lamang ng kwento ni na Franco at Sandra, pinaramdam nila sa isa't isa ang wagas na pagmamahal. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Sandra at Franco, The Billionaire's Executive Assistant. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na series story na aking inihahandog para sa inyo. Maraming salamat po!